What is up, cyberspace? Welcome back dito sa Dog Brock Radio, dito sa Dog Brock TV. This is your favorite podcast, your Sunday habit, your Dog Brock and Chill. Shoutouts muna sa lahat ng nandiyan sa premiere. Shoutouts sa lahat ng nasa live chat and shoutouts sa inyong lahat na sumusuporta sa podcast series ko. My name is Dog Brock at ngayong gabi, makakakwentuhan natin. Isa to sa mga malapit sa akin sa grupo nila. Lagi kami nagkikita kung saan saan. Magaan yung love ko sa taong to kasi sobrang galing niya makisama. Wala akong masabi. He has 2 more than 100 million views on YouTube. He is part of one of the biggest hip-hop collective in the country. Dito sa Pilipinas, of course. Kasama natin ngayong gabi, mula sa X-Battalion Music, Yuri Dope. Hey, hey, hey. Magandang gabi sa lahat ng nanonood. Peace. Marami kayong matututunan na kalokohan. Kamusta ka, tol? Ayos naman, kuya. Eto. Daddy X-Rapper. Daddy X-Rapper. Collab, no? Ex-husband, yeah. Ex-husband. Salamat na pagbigyan mo ako sa oras. Lagi, man. Kuya, lagi. Thank you. Kamusta ka? Kamusta lately? Ayos naman. Medyo dumaan ng mga stress pero kasama sa buhay yun. May project para sa future. Oo. Tanim-tanim. Yeah. Para may silungan, no? Future ng mga bata. Mismo. Kinakalat mo yung lahi mo ba, tol? Hindi. Future din ng ibang parating na susunod sa yapak natin. Hindi Basta para sa mga bala lahat. Yung iniiwan mo para sa lahat ng susunod. Mga anak. Sa anak ko. Solid din. Bibilisan ko, tol. Okay, kuya. Okay. Mabilis. sa mga hindi nakakaalam, no, syempre, ang dami nyo sa XB, eh. Mm. Pero ikaw, isa ka sa mga distinctive. Ikaw yung madaling tandaan dahil sa flow mo, sa boses mo, and yung unang-unang wish bus experience ng XB, part ka na nung song na yon, which is Pauwi Na Ako. Pauwi na. Yun yung nagbukas pa sa mas malaking platform, eh. Kasi, no doubt, pinupukpok niyo yung hip-hop scene. No doubt, kilala kayo sa underground. Pero yung mainstream, nung pumasok si Archie, si Skasta, si Boss One, with Hayaan Mo Sila, ang tagal ng tao nag-abang ng live. Mm-hmm. Biglang nag-live kayo sa Wish Bus. Pauwi Na Ako. Pauwi Na Ako. And it recently gained 100 million, 108 na siya sa YouTube. Iba pa yung live performance sa Wish. How is it like to be part of that group of XB? Para sa akin kasi, enjoy lang. Normal pa rin dapat, normal lang. Sa paligid naman nagbabago. Basta kami, normal lang. Yung parte ng XB kasi tagal na rin namin magkakasama, parang wala na rin. Sawa na kayo sa mukha ng isa't isa, no? Parang wala nang bago. Wala na, enjoy. Mas enjoyin pa natin na lang. Papasarapin na lang yung pagsasama, no? Pero syempre, nakaka-proud kasi yung grupo namin dati na sinasaway ng kapitbahay. Hinaan niyo yung sounds niyo. Hindi namin sila kapitbahay ngayon. Yeah. Yung mga bahay niyo na ngayon, wala nang pakailamanan, no? Layo na namin. Tayo na namin sa mga nananaway. Oo. Lalim na na, ang sinabi mo. Odin, kung marami kang chismosa sa paligid, tumira ka sa lugar na lahat ng tao may ginagawa. Walang chismosa doon. Dahil sa trip namin. Dahil sa rap music. Rap. Nakakarap namin yung tuloy. Saan kami napunta. Totoo. Sabi nila, ganun yung sinasabi. Saan lang kayo magdadalin niya ang ginagawa niyo? Yung kung saan kami napunta. Kasi nakapunta Amerika. Oo din. Tambay. Nakaka-proud. Nakaka-proud na part doon sa amin. Apakalayo na nung apakalayo na sa mga dati naming dati. Hindi na alam kung sa kami pupunta pa lang tayo mag UOC parang tayo mag gusto natin mag-inom. Struggle talaga iba, no? Yung ibang tao, ibang kaedara natin. Kakapag-inom sila pag gusto nila. Kami nagra-rap naman nun. Kami nagra-rap kayo, magkakasama lang kami sa studio. Diskarte para maka-record. Ulam. Studio kasi Boss One, eh. Ayun. Oo. Libre na yung record.
pa-practice mo na lang talaga 'yung sarili mo. So yun. Si Honcho talaga ever since talaga may recording, no? Oo. The only siya nag-record siya, doon kami nakita eh. Nag-record siya kay Jackpot. Okay. Tapos nagbuo siya ng studio. Wow, lupit. Nag-record lang siya, tapos nagbuo rin siya ng sarili niya. Oo, nagbuo siya ng studio. Tapos binuo yung XB. Magkakasama na kami sa bahay. Ayun na. Si Jackpot, si Sen. Sila uni dati nag-rap contest eh. Tapos si AJ. Si Mably, si Ren, ako. Si Ren naman, yung sa pinagre-recordan ni Honcho, si Ren ang kasama ko doon, tsaka si Jackpot. Yung araw na yun. Mga panahon na yun. So sabi ko kay Mark, punta, sama ako sa inyo. Tayo, practice. Tapos yung nagkakasama-sama na kami, palipat-lipat ng bahay, studio. Doon, si Mark may sagot lahat, si Boss, Honcho. Solid si Mark. Isa sa totoo. Alam mo si Honcho, si Mark, sobrang dali niyang i-approach. Mm. Bait yung mabait. Mabait siya. Kaso, nagbago na siya ngayon eh. Mas makulit na siya ngayon eh. Napakakulit na. Pero dati seryoso. Pero ngayon, napakakulit na yun. Mas sa amin, nakakatuwa. Nakakatuwa siya. Sa iba, makulit. Mm. Hindi, na-appreciate ko lang din na ano eh. Na-appreciate ko lang din na galing lahat sa ghetto. Mm. Tapos lahat may napuntahan. Oo. Kung hindi man lahat, as in lahat. Pero karamihan sa inyo, eh, nasa magandang estado na. Oo. Ngayon. Thank God. Yeah. Pero parang sa party, sa gathering, walang nagpapago. Pantay-pantay. Wala. Iba-iba lang yung kotse dumarating. Iba-iba lang yung kotse pag nagdatingan. Pero pantay-pantay. Pagka nagkadikit-dikit, ang kulit-kulit talaga. Well, no? Birthday ni Daryl, no? Oo, yan. Wasak, no? Kala mga bata. Talaga, literal, mga bata. Sakto yung ano, team eh. Mga bata ang pakulitan. Oo, ang ganda ng tema natin ng party. Tsaka ano, tol, matagal din nilang gustong magkaroon ng XB dito. Salamat sa oras mo. Salamat. At inaantay nyo kami. Oo din. Bago natin puntahan 'yon. Saan muna nagsimula si Yuri Dope? Ano? Paano ka nagsimula sa music? Ano kasi pinaka-seryoso . Ano? May babae na rapper na nangutang sa akin ng 20. Anong taon 'to kung naalala mo? 2010, 2011, 2012. May umutang sa iyo na 20, Femsi. Oo, sa estado ng buhay namin noon. Tulad ng kinukwento ko sa inyo kanina, wala. May studio. Di ba mas wala pa ako? Wala pa ako studio. Kung paano ko yung nanapin, kailangan ko yung 20 na yun. Eh ako, basta go lang ako lang go. Wait lang. Gusto ko pasalamatan yung taong yun. Oo. Oh, anyways. Sabay, nanap ko siya. Sabi ko, ay, rapper pala yun. Interesting din. Sabi ko, studio. Eh, dati nakikinig ako ng rap. Yung mga rapper na pinagre-recordan niya. Parang nakakatakot pag sa picture mo lang nakikita. Totoo, oo. Subukan ko, puntahan ko dun. Nasa ano, nakita ko. Para sa 20. Oo, ang layo na narating ko, 20. Tutusin, mas malaki yung alo, huwag pang masahe. Pero dahil, masahe, nag 1-2-3 ako. Sabi, kapuntahan ko na, pinagtanong-tanong ko talaga, wala akong cellphone eh, wala talaga. Oo, wala. Saan yung studio ng ano, ganito, MCT Production? Oo. Sabi, nakita ko na. Ngayon, inaisip ko bigla, dito ako, wala akong kakilala. Paano ako approach dito? Namaniningil ako. Tapos mga gangster yung mga alo ko. Tapos sumupo ako sa gilid. E bilid siya parang dito. Tinawag ako ng isa. Inaantay mo. Si ano eh, kasi kung nila 20. 20. Binigyan niya yata ako ng 20 noon. So, nung tumawag na sa akin, pero wala. Binayaran niya na lang, no? Ito, ano bang gagawin mo dun? Wala lang, panggastos ko lang, Ben. Okay. Sabi, tumambay ako doon. Tapos, may mga nag-record na, mga tingin-tingin na namin dati. Wala sila Jackpot, nagdadatingan doon. Sabi, ang lupit ng ginagawa nila. Record, ganito lang pala siya kasimple. Kahala ko sobrang hirap kasi sa TV. Yung 8 Mile nga, di ba? Ang lupit ng studio doon. Mm-hmm. Wala ako idea sa studio ng nasa Pilipinas. Ng music, yeah. Inisip ko, ganun. Yun yung first time mong ma-encounter ng recording studio. Sa isip ko, diskarte yung pera, magre-record ako dito, magkano pa ako ng grupo ko. Okay, so inalam mo na kung magkano. Oo.
250 pa yung record nun eh. Hindi ko kaya mag-provide nun. 20 nga, inaanap ko eh. Diba? Nung panahon na yan. 250 na, yung masakit yun. Tapos yun, na-discarte ko. Nabakaride pa sa tricycle nun para magka-pera ako. Okay. Sa jeep. Sabi, naganap ako ng grupo. Okay. Yun ang utang sa amin, 20. Sumali ako sa grupo nila. pero, ako, ano kasi, sa bilibid ako na uwi. Ang buhay din parang ano, bata na, probinsya din, parang probinsya na. Kasi natin. Kumbaga ano yun eh, dahil nga doon ng pinakamalaking kulungan, kumbaga hindi siya puntahan ng mga investors, walang mga negosyo. Hindi siya parang Alabang eh. Oo, Muntinlupa. Hiwalay siya sa Alabang, parang ganun. Probinsya type bitch eh. Oo. Bukirin. Oo, wala akong idea sa mga tao ng mga gangster, ganun. Kaya medyo. Medyo laid back kayo dun eh. Oo. Tapos dun nun, simula nun, yun na, di na umuwi sa amin. Pagbaba ko nun, sumali ko dun sa grupo. Mag-all-star kami. Sama ka ba? Sama ako dyan. 50 isang tao. Sige, kaya ko yan. Pupuyat pa ako, sinusulat ko yata yung verse ko nun, si X-Rhyme. Siguro inabot ako ng umaga, pinagkakasya ko dun sa may ano, palaraan ng Yossi. Dati kasi doon ka lang magsusulat. Tapos. Tapos, yung ako kasi mahilig ako pag nagsusulat ako. Pre, okay ba yung ginawa ko? Ayun, tapos tuloy-tuloy na hanggang doon ako nabatabi sa studio. Tapos, sa grupo na yun? Hindi, iba na. Iba ng grupo to? Hindi, yung pinagre-recordan. Kasi iba yung may-ari ng studio na pinuntahan ko. Iba yung grupo ng ano. May studio rin yun? Hindi, wala. Wala. Doon lang sila nagre-record. Doon lang sila nagre-record. Okay. Tapos na paano-ano, yung kala Tag Prince. Dito ako muna, tambay ka dito. Wala ang problema dito, tambay. Si Jackpot lang ano dun. Pupunta ako dun lagi. May ano, iniisip ko, baka ilibre ko sa kanta, isama ako. Si Club. Dala ako lagi dun, Yossi. O naalala mo yung Yossi dati, merong Yossi nang bibili nasa pack. 5 piraso, Malboro lang. Naka-sashay. Kasi may pack ng 5 dati. Tapos may kalahating kahan na flip top. Tapos may isang kaha, di ba? Dala ko lagi kay Jackpot. 5 stick. Oo. Mura lang yun dati. Oo. Tres isa lang Malboro dati. Oo, tres lang. Sabi, dala ko lagi yun. Basta araw-araw ako napunta. Wala naman akong ginagawa. Parang, tatambay ka, yun yung ano mo, yun yung parang, gate pass mo. Kuyo, parang, pero nakakarinig ka na, ba't ibang beat? Doon ako lang. Mas natututo ka na, paano mag-spit? Inaaral ko sila, pag napanood ko sila, pag may, pero di ako nagre-record talaga. Hanggat alam kong, wala pa akong mapagyayabang. Pag nag-record ako, pilit. Okay. Hindi ako nag-record. Pinapanood ko lang sila kung paano lahat. Basta yun palang na-enjoy mo na. Pati yung biruan, everything. Pinapractice ko. Pinapractice, sulat ako. Pero di ko na-record. Wala akong pang record eh. Tapos niyayaya ako ni Jackpot. Sali ka. Ano? Kanta. May kanta si ano. Si Saint yung isa na yung kagrupo. Tapos si Daniel yun. Isa pa. Tapos tatlo kami. Tapos ganto na. Ngayon si Floyd Dibangs, yung kapatid ng may-ari ng studio. May studio din siya. Lumipat ako doon, sumama naman ako doon kasi ayun ang pinaka-idol ko. Okay. Sumama ako doon. Tapos doon na hindi na ako umuwi. Siguro 2 years yata ako di umuwi sa amin. Isang jeep lang sakay pa umuwi sa amin. Di ako na-uwi. Bakit? Doon na ako. Parang inaaral ko talaga kung paano mag-rap. Kasi inano niya ako para mulat niya sa akin. Di ka masasama. Si Floyd dito. Si Floyd Dibangs. Di ka masasama sa kanta pag pangit yung ano mo. Pero abot ko naman kasi, nga naman, pilit mo yung sarili mo sa hindi naman magiging okay yung kalalabasan. Tama rin. Gets. Naabot mo na yun, that time. Hindi, parang, pwede na. Pwede na yung ano mo. Pero practice, hindi. Ang tagal ko bago ako nagkaroon kami ng kanta. Yung dalawa na lang kami kung saan kami nagpupunta. So, dalawang taon yun. Dalawang taon daw na-uwi sa amin. Eh di, natutunan mo siguro naman, dalawang taon, dami mo na natutunan sa sarili niya studio noon. Nagagawa ako mag-isa ng kanta doon. Ikaw na nagre-record sa sarili mo, tatakbuhin mo yung computer, tapos pupunta ka sa mic. Sa booth. Pero kasi yung setup na doon naman ngayon, laptop, dito yung ano. Mic. Okay, gets. Natatrack mo yung sarili mo. Okay. Tapos doon, napag-aralang. Tapos pumunta din doon si Jackpot, doon naman siya nag-i-engineer siya kasi naggaganon siya dati talaga magaling sa ganun. Tapos lumipat sila Floyd Dibang sa Amparo, iba namang lugar. Tapos doon nag-record si Bob. Ano year to? 2012 na to? 2013? 2011. Okay, 2011. Lang ano eh. Tapos 2012, 2011 nag-record si Boss One doon. Okay. Pogi.
Ang pogi na dating, ang forma pa. Tisoy, di ba? Oo. Ang layo sa akin. Ay, mag-uumpisa na naman. Pero ang lupit niya kasi kakulab niya agad sila Jackpot. Pagbaba niya, si Jackpot agad ikakulab niya. Oo, ay, agad sila. Ang lupit nito. Saan ba ito galing? Ganun. Para na ano, pero ako. Boss 1 pa siya nun? Oh, boss 1, boss 1. Practice. Okay. Pero ako, practice mo rin talaga kasi gusto ko rin talaga. Mm. So, kasi ang goal ko dati, gusto kong gumawa ng kanta na hindi ako yung nang sayang sa kanta. Gusto kong maganda magawa natin. Kahit, diba, yung verse mo memorable. Oo, gusto mo ganun ka. Hindi ka malalait. Hindi ikaw yung malalait doon sa track. Oo. Tapos yun, si Boss One nagbuo ng studio. Siyempre, after niya doon, makiregord. Nagboring siya na isa pa studio. Mga ilang araw, nagbuo siya ng studio niya. Siyempre, layo niya. Siya din sa Bilibid lang kasi siya nakatira. Oo. Oo. Ah, malayo siya doon sa ano, doon sa kila Floydie. Oh, Floydie Banks. Ay, Floydie Banks. Oh. Malayo siya doon kila Floydie Banks. Oh, shoutout doon kay Floydie Banks. Oh. Hindi din yun. Malapit yun. Sa Alabang pa rin siya? Hindi, so ano siya eh. Muntinlupa naman siya, pero sa baba na siya. Okay. Oo. Sabay, si Boss Bon, sabi ko, pre, pwede ba ako sumama sa inyo? Marunong naman ako mag-ano eh. Mag-engineer, technical. Ngayon, okay lang. Wala naman siya kasama sa bahay eh. Oo. Ay, wala siya sumama niya. Sakto rin, malapit din sa amin, pero di pa rin ako nakauwi sa amin. Kumbaga, alam mo na yung lugar, hindi bago sa'yo, kaya okay lang sumugal. Ayo, di pa rin ako nakauwi. Tapos yun, tuloy-tuloy na hanggang mapunta dito. Wow. Malipat-lipat lang kami ng studio ni Damar. So, anong naalala mo pinakauna mong kanta? Yung All-Star na nirecord ko. Yun? Oo. Yung nag-ambag ka na si Kwenta? Oo, nag-ambag ako si Kwenta. Tapos, nabuo yung XB nung may studio na si Mike? Oo, 2012. And then, kwento mo ako, Tol, paano nag-gravitate yung, I mean, paano lumaki yung XB? Kasi nandoon ka from the very beginning eh. Wala talaga kasi sa amin nasuko. Wala talagang nag-aaral nga kami. Kasi wala talaga kaming mahit. Di kami maka 10K na kanta, 100, di mahirap yun dati talaga, mahirap, sobrang hirap. Pero ang dami nyo ng kanta dati pa, di ba? Ang napakadami. Oo. Sabi, Si Mark dati nagawa siya ng album. Mm-hmm. XB, unang-una, wala siya sa mga digital platforms. Ano yun siya, physical copy. Okay. And nag-concert sila. Uh-oh. Di pa rin ako nasama sa mga kanta doon. Kasi ayaw mo nga maging palaman lang ng kanta. Gusto pero, mo may dala ka, may dating. May isa ako doon kanta. Mm-hmm. Pero pinasinulat ni Mark. Okay. Ako kumanta nung kanta. Tapos, wala, nang natigil. Mag-aaral nga namin. Nag-aalis kami. Nag-aantay kami ng alternative learning system. Para di kami papasok ng buong weekdays. Kasi isang araw lang yun eh. Tapos hanggang umabot yung test. Yun. Isang araw lang kayo papasok. The rest, Sabado. Nasa studio kayo. Hindi pa rin kami napasok. Wala record talaga. Isang beses nga, si Mark. Napasok na kami na school nun eh. Kasi nagtayo ng computer shop. Dati sila Mark. Computer shop sila. Doon yung tambahay namin ng ibang XP sila. AJ, si Mark minsan napunta doon. Tapos nag-aaral kami nila Mark, high school. Tapos sabi, parang pinromote ako teacher ko, sabi, accelerate test. Si Mark nandun din. Sa acceleration. Oo, nag-acceleration din siya, hindi ko alam. Kasi ang kwento namin, pag nasa studio kami, ang saya-saya namin. Music sa, eh. Walang pakialam sa school. Tsaka ang saya namin sa school, magkakwento kami ng mga ginawa namin kalokohan. Ah, okay. Tapos nakita ko siya sa guidance. Last na ano ko. Doon pa kayo nagkita. Last na pasok ko na yun eh. Yun yung pinaka. Accelerate. Decidido na ako para makatagraduate na ako ng high school. Ang lagi na nga ako, first year lang. Do si Mark. Tapos na siya, palabas na siya, kasama ko, pinsan ko sa guidance. Patapos na siya. Ayan na, accelerate na yun. O sige. Tapos ako, nagre-review pa lang ako, pangalawang batch ako. Pagtapos niya, kami na. Sabi ko, lubas ako, sabi ko, Mark, tayo muna ako na Yossi, para may Yossi ako mamaya, wala akong pera. Kagi, huwag ka na mag-test dyan. Bumili lang tayong PC, mag-record na lang tayo. Ginanong ka nila. Oo. Tagal ko, sabi ko, di pre, kailangan ko to pre. Bahala ka, mag-record lang tayo, pudrip lang tayo sa SM. Sige pre. Binato ko yung test paper sa guidance. Wala na, di na ako nakakabalik, di na ako nakapasok sa school. Tapos yung tuloy-tuloy lang. Record, wala talaga natigil sa amin. Ang dami namin nakalala, si Kuya Allen, respetadong udas ng ginagabayan din kami noon. Si Papi, si Brando. Mm. Tatrabaho pa siya dati sa Supreme Court. Parang advisor namin siya dati. Supreme Court? Mm.
Tapos tuloy-tuloy na sila. Sir Kibbs, 187 talaga kasi ka-close namin. Dahil nga doon kalaploy, di ba? So, tigil atag. Tapos kakilala nila. Mm-hmm. Tapos nituloy-tuloy. Paano na pumasok si Archie na taga Alabang, na taga Montirin? Nag-ano naman kami. Parang, may grupo kasi si Archie. Solid talaga. Solid talaga sa grupo niya. Niyayaya ko na siya dati. Pero sali nga sa grupo namin. Ganito. Ganyan, no, pakapasok ka doon. Sabi, eh siya, di pre, may grupo ako. Yung okay ba ng grupo ko? Siya na lang nagrarap sa grupo nila. Okay. Oo. Tapos parang nakarealize, sabi ko, sige, sama-sama na lang tayo sa kanta minsan. Oo. Pwede naman collab-collab lang. Oo, naalis ako kila Mark. Gagawin ko, pupunta ako si Archie. Record tayo sa ano, Cavite, alam mo. Malayo sa Daanghari. Galing kayong Muntinlupa. Pupunta kayong Alabang. Pupunta kayong Daanghari. Bako or Cavite. Lilindon, sabay. Walang lisensya, what's up? Go. Sino nagmamotor? Si Archie may motor eh. Okay. Gagawin ko. Didiskarte yun ng 20 makapunta sa kanila. Okay. Dalawang sakay kasi yun eh. Pag nandun sa Ayala, papunta sa kanila sa Ayala. Tapos wow. Pagdating ko doon, pre, tara, punta tayo Cavite. Pagtapos ng service ko, nag-aano siya sa service ng bata eh. Oo. Mga napasok sa isip. Oo. Nagda-drive siya ng tricycle. Oo. Si Flo G nagda-drive ng tricycle dati. Service siya dati, tricycle. Sabay, gamit namin motor niya, Rusi pa yun. Rusi na talagang, pagka nabangga kami, wala na kami gagamitin pagtapos. Ganun, wala na kami gagamitin. Yung pag nalubak, mag-iwaiwalay na. Oo, galon. Yung helmet namin. Helmet, tiram tayo. Wala, gusto namin makapag-record. Wala talaga kami pag-record. Hindi niya sasukuan yung music eh. Oo, wala kami. So dadayo kayo ko san libre. Oo, pagtapos na rin yung ginagawa niya. Kasi pag may ginagawa siya, lagot siya sa papa niya. Bata pa kami nun eh. Oo, hindi pa kayo. Oo. Oo. Talagang school lang, pinupush ng magulang namin sa amin. School, oo. Sabi, record kami doon libre. Pero namin, 40. Di namin alam kung saan mapupunta yun. Bahala na kung mapupunta sa Pangas. Swerte. Kung Yossi. Yossi. Eh, pag wala pag-Yossing Yossi na kami. Oo. Wala. Minsan ganun inaabot. Yossi, sige, abot yan sa atin. Abot yan sa amin. 50-50 na lang, no? Oo. Kada isa lang magsisindi, no? Wala talaga. Tapos, ayun, kami na nag-aayos ng kanta. Kasi ako marunong naman ako dati. Oo, dahil may background ka nga. Oo, marunong-runong lang. Pero mahina yung tayo ako eh. Tapos experiment kami. Tapos nagkarap konti sa Alabang. Judge kami. XB. Alam mo, malalupit eh. Okay, rap contest na judge. Oh. Medyo, dun na sa Munte, medyo may kilala na rin kami. Oh, si Logic, kilala din sa Munte. Oh. Sarili siya fanbase din doon. Mm. Kumulit na kayo, kumbaga. Oh. Naririnig na kayo sa Cavite. Umaabot na kayo sa Las Piñas, Paranaque. Kilala na rin kami. Sabi ko kay Kilamart, pre, ayan, may sasali. Magaling yan, pre. Ang mapapanalunan, cash prize trophy, record sa XB. Kasi, sa XB dati sa Muntinlupa, yun ang pinakamagandang mixing dahil kay Mark. Dahil, Mark magaling kasi sa talaga. Magaling yung tenga niya. So sumikat yung studio niya dahil pag nag-record ka doon, maganda yung mix. Tsaka bihira ka makakapag-record. Doon, exclusive for XB lang talaga. Dati pa man, exclusive for XB lang studio na XB. So kailangan mo sumali sa rap contest para manalo ka, makapag-record ka doon. Nanalo si Archie. Oh, si Flo G ang panalo sa contest. Sabi ko, kailan mo gagamitin yun? Parang gusto niyang sumali ng XB. Nahiyala siya kay Mark. Kasi si Mark dati ang hirap nga lang. Pero siya kakatakot para masungit. Mm-hmm. Tapos ayun, parang nag-record yata kami. Hindi pa nga siya masyado kasama sa mga kanta dati. Sino to? Kasi si Archie, kasi hindi sila close pa ni Mark. Tsaka iba grupo niya nga kasi. Oo. Tapos sumali niya siya ng XB. Ayun. Tapos umuwi na sila. Tapos ayun, nabuo niya kaka-e-boys nila. Oo. Ayun, parang... Anyways, tuloy. Going back sa'yo. Andun ka sa proseso eh, kung paano siya lumaki. Andun ka eh. Simula sa wala, simula sa hirap, simula sa... Na ngayon na pag kailangan nyo ng alak, may mauutusan. Kailangan nyo ng yelo, may bibili ng yelo. Alam mo yun, madali na lang lahat yun. Madali na. Kasi hindi nyo nga sinukuan eh. Oh, well, and para rin sa mga nanonood na aspiring artists at aspiring rappers. Ito, si Yuri Dope, isa siyang buhay na buhay na ebidensya. Hindi mo naman sinasabi na pagka kailangan mo mag-test, iwan mo yung test paper mo hindi, at 'di ba? Oh. Hindi, pero ang point niya lang is may nangyari sa pangarap niya. Hindi na talaga kasi pagka nandun ka na sa ano na 'yon, tinisyon, kumbaga sugal eh. Kaya mo na.
Ayun eh, tinaya ako eh. Sumama na ako kay Mark para mag-SM kami. Tsaka mag-record. Diba? Tinaya mo na eh, kinalimutan mo lahat eh. Oo, dahil may pakiramdam ka na may mangyayari. Oo, tiwala sa sarili talaga eh. Magaling kami, magkakaroon kami nito at magaling kami. Kaya namin. Oo, oo. Yung nagagawa ng idol namin, kaya namin. Oo, parang ganun. Kaya namin. Sayang yung taon. Tsaka sayang yung pinaghirapan namin. Baga, dami na namin na sayang na taon eh. Tapos bigla ako hihinto. Mga oras mo na sinulat doon, isipin mo, pag marami ka ng oras na, halimbawa, nagkagawa ka ng kanta, marami ka ng oras sa pagsusulat na nasayang, tuloy mo na yun. Diba parang pag gumagawa ka ng bahay? Bakit hindi mo tatapusin eh, no? Inalagyan mo na ng, oo. Parang pag gumagawa ka ng bahay, halubloksan mo na ng pader. Tapos pagka medyo feeling mo, hindi magandang mangyayari. Ayaw mo na. Ka, diba? May, dapat tuloy mo na, diba? Oh, lalagyan mo ng bubong. Makikinabang ako, makikinabang. Ang galing na. Diba? Oo, totoo. Walang titigil. Talo yung titigil eh, no? Doon ka na matatalo. Pag tumigil ka. Diba, para sa mga nangangarap, no? Tingnan nyo dito si Yuri. Meron siyang yung latest 100 million views nila ni Skastockly. One of the most streamed music today. Bilis nga. Grabe yun, in 2 months? 100 million in almost 3 months. Nakakagulat din. Siyempre, iba. Kami nga yung pauwi na ako, matagal din na inintayin. Taon siguro bago mag-natal. Pero yung pinakamabilis ito eh. 2 months. Oo. Though mabilis yung sabiana ni Daryl. Ay, hindi niya mabilis. Oh. Pero siya lang yun mag-isa. Pero ito kasi, ito yung ikaw eh. Part ka rin ito eh. Kayong dalawa yun eh. Mm-hmm. At sobrang ganda ng verse mo dun. Sobrang... It's about Daryl in a bar. Mm-hmm. Or somewhere inuman na may baby cake sa may cheeks. Baby. Ganun yun eh. Pero nung nilagay mo yung verse mo, yun yung bumuo din ng kanta. Uh-huh. At alam ni Dada, na pag-uusapan namin, sabi ko, parang nabanggit, basta may pinag-usapan kami about it and he is really happy na ikaw yung kasama niya rin dun sa music. Kasi, ang dami niya rin hit with other XB eh. Pero ito yung kayo ring dalawa eh. Iba rin yung special na ano eh. Kami lagi magkasama ng mga panahon na yun eh. Lagi kayo nasa inuman nun. Lagi kami magkasama. Si araw-araw, no? Oh. Araw-araw kayo nandito sa Timog. Tara, obli tayo, pre. O sige, bis na ako, ligo na ako. Walang ano, no? O sige, pag-usapan natin, paano yun nabuo after this break? Ano yun eh? After netong break. Ah, sige. Let's go. What is up, Cyberspace? This is Dog Brock. Welcome back to Dog Brock TV at maraming salamat sa panonood nyo ng episode na to. Sana marami kayo napulot na aral at values gaya ko nung sinot ko yung episode. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na dito sa Dog Brock TV. Para sa mas marami pang content, i-hit nyo yung notification bell para ma-notify kayo kapag may palabas na video. At i-comment nyo sa baba kung sino gusto nyo i-interviewin o kausapin o makakwentuhan natin sa susunod. Huwag nyo kalimutan, i-follow ako sa Twitter, TikTok at Instagram at dogbrock_. Join na rin kayo ng Facebook group natin, Dog Brock TV Community. Nasa Facebook tayo, Dog Brock TV. Kita kita sa susunod na episode ha. Pero bago ang lahat, tandaan nyo, mapapakinggan nyo to sa Spotify, Anchor FM at sa lahat ng podcast streaming platforms worldwide. Balik na tayo sa episode. Makinig mabuti. Welcome back dito sa Dog Brock Radio. Kasama pa rin natin, one of the ex-Battalion music artist. Siyempre, si Yuri Dope. Yeah. Idol to eh. Tol, kwento mo kami. Okay. Ano yung story ng Dance With You? Ano yun eh? Mga gabi na yun. Lagi kami talaga nasa Timog nun. Obli, Urban, Gilis. Ikot lang. Iniikot nyo lang. Napapagod na kami. Pagod na yung mga atay nyo. Wala, pagod na kami. Hindi, huwag tayo uwi. Ay, huwag tayo alis. Kaya huwag tayo. Kaya yun yung vibe niya. Mm. Dahil lagi kayo nasa dance club. Gabi. Oo, lagi kayo nasa club, nasa super club. Siguro ka lahat. 3 months ng taon, kinlove yata namin ni Darin. Ina, no? 9 months, no? Oo. Okay. So, may folder dun sa, ano, sa PC niya. Mm-mm. Nakadaming beat ni Flip. Di dami. Si Kuya Di pa. Siguro. Nasa States pa si Kuya Di, no? Oo. Nasa States pa. So, mga 100 pieces siguro. Oy, Flip Di, baka naman. Mabait yan. Oo, love ko yan. 80 to 100 yung beat. Tang, ina, no? Sa dami, no? Nang dami, sobra talaga. Simula 2013 na beat na gawa niya, 2011. Eh, ang alam ko yung beat ng Dance With You, mga ganun pa yung... Nagawa niya. Ganun year niya nagawa? Ganun year niya nagawa, 2013. Pero 2018 yung sinulatan? Oh, 2018. So, nasa studio kayo nito? O nasa kayo? Studio. Magkasama kami ni Daryl, wala kami magawa.
Tapos namimili kami. Sabi ko, yan pre, parang ano? Parang Neo yung dating. Kakaiba yung pagkaginawa ng rap. Tapos ayun. Sulat-sulat. Idea. Oh, eh si Daryl, pag nagsusulat, nagpe-freestyle sa mic eh. Oo, oh, ganun siya. Ganun talaga siya. Oo. Ayun, chorus, dance with you tonight. Sabi, ginawa niya ng verse niya. Ako kasi nagpapaiwan ako pag nagawa ka ng verse. Nagugulo kasi ako pag lalo pag di kami. Pero, hindi ka pang on the spot? Hindi. Kaya mo rin mag-on the spot? Dun, isang araw na ginawa yun. Pero, nagpaiwan ka? Pinabuo mo muna yung kanya? Pinabuo ko muna yung kanya biglang. Gaya ko na. Pero minsan, yung ano kasi panahon na yun, sinusulat-sulatan ko ng konti. Binubuo-buo muna. Ikiklear ko sa ng pagkakabagisa na lang ako. Okay. Okay ba itong ganito? Hmm. Tapos tsaka ako nang tinuloy-tuloy. Ayun, napaka, kung ano yung beat na yun, buo namin, yun yung ginawa namin. As is na yun, wala nang inalter. Wala nang binago doon. Tapos ganun, hit song, no? Nakakatawa. 2 years bago ilabas, no? Actually, guys, sa mga hindi nakakaalam, no, napapakinggan ko na yung Dance With You. Oo, oh, kinanta namin sa Calicon, eh. At una kong nakita yun ng live, kinanta nila sa Calicon 1. Oo. Diba? Sa Green Sun, nung May of 2019. Walang may alam nun. Walang may alam, walang sumasabay sa Dance With You. Pero ngayon... Yung mga pumunta nun. Alam nila, doon nila mapapakinggan yun. Oo, alam nila. Diba? Ano yun eh, fashion show ng Bad Child. Oo. Ni Reed. Shoutouts kay Reed. Ayun nga. So nabuhay niyo yung isang gabi. Oh, isang gabi. Pero hindi mo ba naisip na bakit ang tagal naman ilabas nung kanta namin? Hindi, marami pa kaming gawa na. Oh, alam ko na oo. Oh, inaano kasi talaga ni parang may tamang timing talaga. Ang galing ni Daryl mag-timing. May pa, sa group. Pakiramdam. O si Dog Sexy, ganoon eh. May hindi pa to panahon para ilabas. Sobrang advanced din kasi minsan eh no ng sulat nyo. Ang advanced na. Oh, parang ganoon. So 2050, sabi nga ni RT nakaraan nasa 2050 yata tayo. Yeah. Sabi, ganun pag papakaramdaman, labas ko na ba to? Huwag muna. Oo. Tapos, ayun. Si Biana, nauna pa yun, bago lang yung ginawa eh. Kaya yun, nauna nalabas, di ba? Oo. Sabi, ayun. Yung si Biana naman kasi, ano yan eh, natataon yan sa mga plano ni Daryl. Mula sa puso. May mga plano siya, may mga napapangita siya noon eh, nung panahon na yun eh. Okay, nagkatotoo lahat ng napapangita niya. Ang galing nga din naman talaga yun eh. Deja vu. Oo. Hindi, masaya ako para sa kanilang dalawa. Oo. Deserve nila yung isa't isa. Nakita. Saksi ako ng dalawa na yun. Saksi ako simula ang pisa. Lahat ng kalasingan ni Daryl nung mga panahon na yun, ikaw yung kasama eh. Oo, lagi. Sila eh. Pre, tama na pre. Dami namin ng members ni Daryl tsaka nila Zainab. Siguro sa amin nila yung mga kulitan sobra. Pero ano yun? Yun nga, sabi ko nga na sa kabilanda ako, deserve nila yung isa't isa. At oo. Masaya ako na ang mga kaibigan nila katulad mo. Na mahal din sila bilang sila. Ang laki ng growth ng dalawa bilang artist. Ako kasi, sige, kung di ako nangyayalam, di ako nagsasabi na, tigilan mo na yan. Oo, walang ganun. Tigilan mo na yan. Ako basta, sasabi ko lang, lagi pinapakita ko sa kanila, na, kung gusto nyo, ayusin nyo. Parang ano na, di ba may pangarap, di ba? Oo. Di mo na mabuli kung di mo gusto eh, di ba? Di ka magsasaya. Facts. Kung ano. Facts. Siguro na-realize nila na ganun. Oh, ano, di ba? Tsaka ano? Tinuloy na nila. Nung nasa Subic nga kami, wala ka nun tol eh. Mm. Sinabi ko kay Skasta, tsaka kay Zeb, dalawa sila, nasa sofa kami. Mm. Alam nyo, ngayon ko lang kayo ulit nakita magkasama. Kasi pagkasama ko to, magkaaway kayo. Pagkasama kita, magkaaway kayo. Panahon ni Sarah. Pagkasama ko kayo, lahat kayo may himutok sa mundo sa akin. Ayoko kayo kausap. O ngayon, di ba ang saya natin? O nga kuya, ganyan. Thankful ako. Kasi dugtong pa rin kasi. Kasi alam ko, nung sinushoot niyo yung Dance With You, nandun na si Zeb eh. Di ba? Pero na-ano pa rin na, kumbaga, na-retain pa rin na private. Na inaayos kasi nila yun eh, yung sitwasyon na inaayos pa eh. So, mahirap kasi sa mundo ng social media ngayon, sa internet space, di ba tol? Minsan yung tao na yung nagdidikta ng mararamdaman mo. Kaya ang ganda ng move nila na yun na inayos nila privately. Tsaka mahirap kasi pag talagang marami nakatingin sa'yo. Malalaman nila yung kung paano yung galaw mo, di ba? Mas maganda hindi mo na lang lahat pinapakita.
manalo ka ng sikreto lang. Oo. Pakita lang nila na parang wala na pag-asa. Pero bigla, di ba? Panalo. Ah, champion pala siya. Kaya ako gano'n. Di ba? Ikaw, sa ano, pagbalik tayo sa'yo. Bilang Yuri Dope, no, as an artist, as a rapper, wala ka nang ibang grupo bukod dun eh. XB na lang talaga. XB lang, PDL. Oo, syempre, syempre. With Kuya D. Na-imagine mo ba yung sarili mo mag-rap sa iba? Sa ibang bilog? Kung i-invite ka, I'm sure down ka. Pero yung i-re-represent mo talaga na ano, hindi, ano, nakikita mo yung sarili mo sa XB na talaga? Oo, kasi doon na kami. Siguro sa Dream Billion. Gusto mo talaga sa Sinelli. Wala nang masama doon eh. Wala nang masama. Kasi sobrang pangarap ko din yun, pati sila M. Pero sa ibang, hindi na siguro. Pero alam mo, isa sa na-appreciate ko kay Yuri Dope, lahat ng rapper na kilala ko, na friend ko sa Facebook, kaibigan niya. Oh, no, dami ko. Makikita mo lagi si Elvin, may comment lagi doon sila. Lahat, makikita mong interesting na post, andun lagi si Yuri Dope, nasa top comment na may 100, 200, 300 na nakalike doon sa comment. Ganun ka talaga, no? Nakakonnect ka sa lahat. Oh, hindi. Sarap kasi mga kapag kaibigan eh. Kahit, diba kahit ang layo. Ano, parang yung mga ibang tao na gangster, yung ibang rapper. Sarap, tropa ko sila. Sa community nila lang ako. Tulad sa vintage, mahilig ako sa vintage dati. Yun, natutuwa ako na, ano, wala lang pa. Kain-kain-kain lang ako na bata, konyo-konyo. XP, konyo, di ba? Pero yung mga kasama ko, gangster, tropa, di ba? Ang sarap din sa pakaramdam ng ganun eh. Yung marami kang tropa, kahit saan pumunta. Kaya ako nasabi kanina, sobrang galing mo makisama. Kasi sa internet pa lang, kita mo na eh. Lahat ng post na pwede mong ipromote, pinopromote mo. Hindi, wala naman. Kasi problema dun, share. Pardon nga yun eh, yung alam mo. Kaya nga nag-internet eh, no? Para tumulong sa network ng iba eh. Kumbaga parang, mas madali kasi yung kimismis dun eh. Parang pag sinabi, pre, parang yung post nila. Pre, may binibenta ang ganito. Share. Pre, may binibenta ang ganito siya. Tapos na, yun na. Sa mga friends kumakita, di ba? Ganun lang. Kahit walang caption na ano lang. Ganun lang. Galing ng ganun mindset. Yung ano sa'yo, yung proactive sa'yo ang tumulong. Kasi tulong yun eh. Mm-mm. Yung ginagawa mo. Yun yung pinaka-underrated na tulong, ang pag-share at pag-comment sa mga binibenta, sa mga tinitinda, sa pinopromote, kahit anong shit ng iba. Ang hindi ko lang sinishare yung mga ano, yung pagka tropa mo, susuporta. Susuportahan ka, pero pagka, ay hindi, pagka tropa mo pa mismo yung hindi susuporta sa'yo. Ay hindi, ano, nag-consente ng ganun. Parang pagka ganun. Hindi, actually ano yun eh. Ano lang din, no? alam gets ko minsan kung saan nanggagaling yun eh. Pero may mga tao kasi, na hindi pa nila nare-realize na ang lawak ng mundo. Ang akin, ayoko lang mag-promote ng negativity. Mula sa galit. Kasi hindi naman masasabi mga salita na ganun kung hindi ka, galit. Kung may galit ka sa puso, di ba? Kasi yun yung ugat nun eh. Ba't mo sinabi? Ba't mo parang nanunumbat ka ng mga kaibigan mo? Ayoko naman mag-ganun. Saka hindi mo huhusgahan yung kaibigan mo dahil lang hindi siya bumili o dahil hindi niya lang sinuportahan. Malay mo naman, may iba siyang mas malaking problema. Oo. Saka, malay mo, kung hindi talaga kagusto-gusto yung sa'yo, dahil yun ang titignan. Una mong pag bumuha kasi ng brand, ayun una mong titignan. Yung brand mo, hindi yung... Hindi yung suporta nila. Oo, diba? Nagbibilang agad ng ano eh, mabibiyak na itlog eh. Kusa kasi yun eh, diba? Limliman mo muna, no? Yeah, limliman mo muna itlog. Huwag mo bilangin yung sisiw. Yaa mo silang magsabi na, pre, ganda niya na. Pag may pambili, bibili naman siguro. Ganun naman tao, diba? Pag may pambili, bibili sa'yo. Pagka... gusto nila yan, hihingi sila sa'yo. Hindi naman hihingin kung hindi gusto yung bagay, di ba? Safe. Di ba? Safe. Mismo yan. Actually, nagigets ko yung attitude na meron kay. Sobrang gandang attitude nun eh. Very friendly. Gaan. Ayaw mong mag-come across sa kahit na sino. Lagi kang kuya, lagi kang yakap, lagi kang mas sweet, di ba? Ganon ang klaseng rapper. Rapper ka, to start with, rapper ka. Rapper. Pero ganon yung ugali mo. Nagigets ko yun. Siguro dahil maaga kang pumunta sa hip-hop scene. Hindi ka umuwi sa bahay. Wala kasi. Yun na yung family sa'yo, kahit sino na lang nasa music. Wala nang panahon oras mamili ng kaibigan. Sila na lang mamili sa akin. Ganun lang. Okay lang, bahala na. Kung trip mo ako, bibigay ko yung best ko. Oo, ganun. Di mo ako trip, di mo ako deserve. Oo, bahala ka. Sige.
Okay lang, okay lang din sa akin. Hindi mo ako trip. Pag trip mo ako, di, sige, tropa tayo pag ayaw mo sa akin. Okay lang din. Safe lang. Tuloy pa rin buhay mo, no? Kung ano, kung anong sabihin mo sa akin, okay lang din. Kung ano yung masasabi ko sa'yo, okay lang din dapat. Yun, basta, kung ano yung pakita ko sa'yo, yun din yun, yun lang din balik ako. Basta, bahala siya. Bahala, sa akin kasi bahala na kayo yan. Tama na kayo. Tama, ang motto sa utak ko kasi basta lagi, tama ka na. Tama, ikaw ang tama. Ganun lang. Ayaw mo na magpaliwanag. Oo, pag napaliwanag ako, kasi magpapaliwanag kayo na naman kasi talaga yung reason eh. Hindi ko na ulitin. Oo. So, tama ka na. Ganun kay Bayani. Agbayani ko yung naalala ko. Sige na, tama ka na. Tama ka na. Para tapos na. Oo. Para marami na habang diskusyon, marami pa tayo masasabi, lalo bad trip tayo. Oo nga. Oo nga. Oo nga. Isang ano lang, kahit ka sa akin, huwag muna ako pansinin. Pag aayos to tayo. Pag hindi ka nagalit sa akin, pansinin mo, papansinin kita. Oo nga. Diba? Ganun lang. Ganun lang kasi. Ang gaan ng ganong attitude. Oh, ganun lang kasi. Tsaka simple lang, di ba? Simple. Simple. Hindi mo kinukumplika, no? Oo. Hindi, actually, life is never easy, pero it's simple. Just operate with love. Ganun. May pagmamahal ka lang lagi. Lagi mo isipin paano ka magiging masaya. Oo. Mahirap magiging masaya. Pero, hindi mo naman mapansin pag nararanasan mo yun eh. Hindi wow. mo naman tatandaan, di ba? Nararanasan mo yun, hindi mo lang nakikita. Totoo. Hindi mo lang na-acknowledge, masaya ka. Pero, saka isip mong gusto maging masaya, naging masaya ka. Okay na yun. Tumawa ka ng masakit yan mo. Masaya ka naman, di ba? Oo. Oo. Appreciate mo yung paligid. Yung nangyayari. Sa XB, ganun kami lagi. Lagi kami masaya. Walang down moment. Wala. Laging may trip. Laging masaya. Pagkaan, naglalaitan, nagtitripan. Pagtitripan to. Ganun ako sa XB. Kami nila Archie, nila Daryl, si Mark. Kami ilibang bara. Tapos nasundot yung apat, no? Biglang may apat na babara. Oo, may babara. Bahala na, pakaramdahan ko sino pagtutulungan. Tapos walang mapipigon. Walang pikon. Pag napikon ka, lalo ang magtitripan. ganun lang kami dun. Masaya lang lagi. Oo, masaya. Di ba napapansin? Even if nung nasa storm ng hate yung XB, asar masaya lang sila. Oo, hindi nila alam. Masaya kami. Bahala kayo dyan. Nakakatawa. Inis na inis sila, no? Inis na inis sila. Hindi nila alam masaya kayo. Sabi, hindi nila alam. Wala pa lang. Walang pake. Wala kayo dyan. Lahat ng tao may sinasabi. Kumbaga, para ka lang nasa gitna ng palengke. lahat may dakdak, no? Oo, anong ginagawa namin? Siyempre, hindi lagi may nakatingin. Parang naman itong mga ano. Di ba? Parang nasa gitna. Pero, kabe. So, usap pala, parang kami nagiinom sa gitna ng palengke. Oo nga, no. Ang galing ng example na yun. Ganon, parang ganon. Hindi nyo binibili, no? Hindi. Yung mga ano nila, no? Oo. Mga dakdak. Depende, pag interesting yung trip. Hindi, trip na. Di ba? Minsan, nasagot eh. Hindi, okay din yun. Yung masarap barahin. Oo. Parang isang sampal. isang kotong lang. Isang kotong. Ramdam mo na yun. Sasagot ka ulit eh. Babala ka na, okay ka na dyan. Ganun yung ganun na kasi. Sa, sino pinakamalakas mga asar? Si RJ, pati si Daryl. Si Casta, tsaka si Logi. Si Badger. Oh. Badger, lakas yun. Lakas man. Hindi titigilan. Pag katikon ka nun, hindi ka pa titigilan nun. Malakas mga asar yun si Badger. Baby, atawag ko dun, baby. Bakit baby? Ganun ko, pag nag-uusap kami ng baby, tapos susundan na yung bro. Baby bro. Kalo kami, parang mga baling pag magkakasama kami. Totoo. Walang masama dun. Walang masama dun. Bahala sila. Isipin nila kung bading kami. Sige, bading-bading. Hindi, I mean, kahit sa pagiging bading, walang masama dun. I mean, masaya kayo eh. Oo. Yun yung energy eh. Tsaka marami talagang, hey, magagalit, ano ka man, tomboy ka, bading ka. Malahat naman yung sasabi sa'yo eh. Kahit anong klase ka. Basta maging masaya ka lang. Yun ang importante. Huwag mong pipigilan. Baka pag may happiness, kahit bad trip kami, nagkakatawanan, pasok ka dun. Pasok ka dun. Makakalimutan mo yung... Bakit kailangan mong i-entertain yung bad trip mo, no? Diba? Oo. Saka na yan. Sige, huhupa naman yan. Wala namang ulang di na natigil, eh. No? Tama. Galing. Ano lang yun, eh. Kalye ka talaga? Oo. Kalye. Lumaki. Kalye.
Dahi kakilala, miski doon sa Munti. Dati hindi pa lakad-lakad lang kasi ako na bata doon eh. Na walang ano, walang impact. Ay, kailangan, ay, siguro. Ay. Mm. Pero ngayon, pag nakalabas ako doon, nakapag nakamotor. Boss, ganyan. Ganun lang. okay din naman. Nakakatuwa. Kahit doon sa lugar. Pero yung mga kalaro mo, proud sa'yo? Kalaro. Mm, mga kalaro, mga bata ka, kalaro mo. Oo naman, siyempre, proud din sila. Gulat sila. Siyempre, dati bata ako, kasi palatakas ako, grade 3 pa lang ako, natakas na ako sa amin. Alas 3 ng umaga, wala na ako sa amin, kasi alam ko, di ako papayagan pag lumabas. Gabi na ako uwi, pag wala na yung papa ko, okay, tulog na. Tigas ng ulo mo ah. Umidala pa nga ang bola eh. Wala, wala. Pag may nakita ako, rin mag-shoot-shoot ako. Alis ako sa amin, kahit isa na yung chinelas ko. Oh? Bata ako. Tapos nung bata ako pala, takas talaga kasi tumatalon ako sa ano, bakod. Bebelo ako kunyari. Kasi CR namin. Tapos sa ano, bakod. Wala na. Kasi yung bakod din may tusok-tusok. Mm-hmm. Kunyari bebelo lang ako. Pagtingin ng papa ko, tatakbo ako. Belo, belo pala yun. Hindi ako nakatayo doon. Tapos tatakbo ako. Tatalon ako. Kahit mahala na yung bagsak. Tapos kala, dami ko nakakilala. Dami ko. Marami rin ako kakilala, miskin ng bata ako. Kaso, pinapauwi ako, sinusundo ako ng papa ko kahit saan ako mapunta, palipat-lipat ako tambayan. Sa Bilibid lang. Malaki rin kasi yung Bilibid. Mm. Kasi si papa kilala doon sa ano, sa Bilibid. Anak ni ano? Uy, patay tayo dyan. Si papa kasi parang kilala doon, parang makulit kasi din siya nung bata eh. So alam niya, alam na hahanapin ka. Oo. Sinusoli ka na. Sinusoli. Nagulat ako nandun papa ko. Nakikipag-abulan ako dahil sa papa ko. Parang makata. Ay, nahuli ko lang talaga. Tigas ng ulo mo, no? Oo, oh, so yung ko. Oo, oh, ganito nangyari. So, kami naman lahat. Matitigas ulo na ako. Hindi kami nakikinig. Oo, oo. Tapos binigyan, naregalo ka kami ni God. Dahil matigas ulo nyo. Oo. Yan. Deserve din. Nasabi na lang kung paano namin dadalhin at kahahawakan. Tama. Tingin mo, mahaba pa tatakbohin ng hip-hop sa Pilipinas? Yung ganito kalakas? Mahaba. Mahaba pa yan kasi pag sinabi mo na hindi na dun yun. Pero para sa akin, mahaba yan. Hindi ko sasabihin na ihina yan. Kasi ang daming ano, ang daming dami sumusuntok. Dami tumutulak sa paner. Oo, totoo. Oo. Ah, di ba kahit meron mong natanggal, meron bagong gaganon. Oo nga. Tulad nga kanina sa Bulacan, titindi na siya. Siyempre, tingin ko. Tapos pagsakay ko na kotse. Idol, yuri do picture. Kala ko fan lang na ano. Local din po kami na ano. Daming okay. Nagra-rap. Oh. Shoutout sa lahat ng nagra-rap. Oh, tuloy-tuloy lang. Sa lahat ng nagra-rap kahit feeling nyo walang nakikinig. Sa lahat ng nagra-rap dahil hindi kayo kilala ng mga idol nyo. Mm-hmm. Hindi kayo napapakinggan ng mga kahit kakilala nyo. Ang nakakarinig lang sa sarili nyo, kayo-kayo. Oo. Mano kayo hinto. Nakaka-proud yun, no? Pag kahit tropa mo lang makinig ako. Kami dati, proud na kami ganun. Pag ano mo? Tropa mo lang, no? Mga appreciate nyo muna sarili nyo bago kayo appreciate. Ng anong pinagkaiba ni Yuri Dope na wala pang 100 million tsaka Yuri Dope na mayroong mga 100 million na kanta? Para sa akin, yung views lang siguro. Kasi ako, feeling ko, wala na nagbabago sa akin. Eh. Ganun pa rin naman ako mga tungo simula noon hanggang ngayon. Parehas lang? Hmm. Kasi siguro nabawasan lang yung mga sinabi ako na tama ka na. Di ba? Parang ganun lang. Mga nababawasan ng tao sa paligid ko kasi. Sumasobra rin sila? Oo, oh, medyo nakikilala ko. Kung galit kayo sa akin, sige, hindi ko muna kayo kakausapin. Kaya na ako mausap sa akin. Ganun, nagkakausap-usap naman. Ganun pa rin naman. Wala pa rin sa wala sa'yo. Numbers lang yun. Wala. Oo, wala. Ganun pa rin. Anong take mo? Kamusta sa'yo yung mga fanbase na ikaw talaga yung gusto? Bilang Yuri Dope. Hindi dahil part ka ng XB. Oo. Kamusta sa'yo yun? Okay. Nakakataba ng puso na masaya silang tignan. Masayang pakinggan na may, alam nila yung mga tungkol sa buhay mo. Oo, masayang pakinggan na may ganun na. Pero sa akin, kung gusto niyo music ko, thank you. Makinig lang kayo. Basta ako, hahainan ko lang sila ng hahainan. Doon yung sila, dun, para doon yung mga fans eh. Kaya naman nila nagustuhan dahil sa kanta. Yun ang unang-una. Meron silang biglang may hindi magustuhan sa akin. Hindi pala nila gusto na ganito pala, may ganito pala ako ugali. Okay lang din.
bukas na lagi yung mga pinto. Basta kung gusto nyo pa kayo, ganyan lang. Gusto nyo supporta, gusto, okay lang din. Balanse ka lang, no? Oo. Di na mag- pangit kasi pag naghahabol ka, imbis nakapokus ka sa gusto mo mapuntahan na, di ba? Oo, iniisip mo pa yung mga, detract, nade-destract ka. Oo. Mga detractors yan eh. Basta gawin mo lang gusto mo. Nang walang tinatapakan, no? Oo. Yuri, nakapunta ka na sa iba't ibang lugar. Oo. Anong pinaka gusto mong probinsya na puntahan para nag-gig? Iloilo. Grabe mga Ilonggo, no? Oo, masarap doon. Tsaka wild. Gagaling, magagaling. Parang iba yung masarap doon, ah. Hindi. Hindi, masaya doon. Masaya, masaya. Kasi nakita ko din doon yung ano, dati yung kagrupo. Oh? Nung nagsisimula ako. Okay. Kagrupo ko siya dati doon. Ilonggo siya? Dito, muntindu pa rin siya. Doon din sa umuwi, may asawa yata siya doon. Okay, so, nagkita kayo doon. Yung sa event namin ni Daryl, may event yata kami. Tapos kumanta din sila. Wow! Nagra-rap pa rin talaga. Oo, sabi ko, ang lupit dito tayo. Kasi yung panahon na yun, kagrupo ko siya, di ko pa siya nakikita. Gusto ko siya makakollab dati. Naririnig mo yung mga records niya? Oo, kilala. Pero di ko talaga siya makita. Kasi nga, pamilyado or may ibang inaasikaso? Oo, ganun siguro. So, ang first time nakita ko sa kanya, doon sa Iloilo. Wow. Pre, magkagrupo tayo dati. Oo nga, pre. Ayaw nga. Solid. Sarap, may catch up pa na nang may reunion pang nangyari. Oo, oh, natutuwa kami. Kaya nung ano nila nung set nila, bumaba talaga ako doon ako sa may ano sa may lugar ng mga ano mga audience. Oh. Pinapanood ko sila, warakan talaga, warakan. Ay, ay ba, uy, baka ano kasi meron mo syempre mga picture na picture ganun. Ati okay lang 'yan. Sinasabi ko na lang. Panoorin muna natin 'tong mga 'to pagtapos nito, tsaka tayo magpicturean. Oo. Solid. Solid nun. Yan yung ano, yan yung gusto ko sa'yo. Pag yung mga kuya mo sa eksena, mm-hmm. nagwe-perform, wala kang pake. Hindi ka rapper. Oh. Audience, fan ka. Lalo kay Ron. Si Ron, hindi lalo dun. No? Lalo ko lang, nanginginig ako lagi pag nakikita ko yun. Sobrang idol. Tsaka, sayang punta dun kung ikaw, para sa'yo lang yung pinunta mo dun. Baka, ano ka lang, baka artist ka. Kami nila Daryl, di ba, pag sa Obli, baba kami. Eh, wala siyang ano, wala hindi siya si Ska Stuckley. Pag nando doon siya. Solid. Never since din nakilala ko si Da, ganun eh. Oh. Hanggang ngayon. Ngayon lang talaga, sobrang lakas na lang din talaga ng fan base. Oh. Alam mo yun, medyo yeah. ano, ipit na yung kaya, private life niya. Oh, kaya medyo hindi na siya pala approach. Siya pero, nakatakot din eh. Pero kung siya, yung personality niya, tas tropa niya nagpa-perform, o idol niya, o kakilala niya, makikita mo siya unang-unang nasa harap. Nag-cheer. Oo. Oh. Ganon si Ska Stuckley. Ganon kayo. Oo, kami lahat. Misunderstood lang talaga eh, dahil sa social media. Basta, haya. Tama oh. na sila. Tama sila. Anyways, favorite mo, Iloilo. Mm. Ano pang mga gusto mong tugtugan? Pag bukas ng pandemic, ano mga gusto mong performan? Gusto ulit mag-perform, syempre, Calye Con. Of course. Gusto kong pangarap ko sa Pinas, magkaroon ng Coachella. Sinabi, ikaw yata ang kausap ko nung nangangarap ako lang gano'n. Tama na sila! Yung Coachella, three days yata na ano yun, event na, tapos ang dami. Oo. Sakto kasi, ang dami ng artist ngayon na ano. Hindi mo na pwede pagkasayin sa isang araw. Iba ibang bracket. Oo, no? Diba? Malalakas, sarap, no? Kasi dati pa rin, hindi, onti pa lang yung mga, yeah. ano, naisip ko na yung sarap. Iniisip namin Calicon, 3-2 days eh. Sarap nun, kuya. Mm. Solid, niniwala ko. Pero tatapusin muna natin yung 2. Kasi yun yung na-postpone. Saka yung Pinos. Pag pwede na. Oo. Special guest si Cole. Oo. Alam mo pa, actually, tol, kung walang pandemic, nag-inquire na kami kung paano si J. Cole. Kasi may Southeast Asia tour siya. Solid. So, kausap ko na yung isang mobile network na kayang mag-sponsor sa TMP para dalhin si Cole. Mm. Eh, sinasabi ko to, kasi ito yung plano na hindi natuloy eh. Mm. Kaya sinasabi ko. Pero matutuloy yan, kuya. Oo, dahil sa pandemic. Pero ang sinasabi ko nga, posible. Ngayon, hindi mo kasi pwedeng dalhin dito yung isang artist from the States nang pupuntahan niya Pilipinas lang dahil sobrang mahal. Oh. So, ang gagawin mo, aantay ka ng schedule na meron siyang Australia, Japan, Singapore, Hong Kong, Indonesia, Malaysia or Southeast Asia countries, antayin mo yun eh. Mm. Pagka may ganun na offer, dun mo masasabi na, pak, bibili namin yung Philippines. Mm. Ganun. Solid. No? Siyempre, kung mangyari yun, Vin? Oo, sama ako.
Tol, kahit anong mangyari, pag nangyari yun, talaga nasa lineup ka, promise. Salamat, kuya. Pinapractice ko talaga yun, napakatagal na. Talaga malaking influence mo si J. Cole? Lately lang. Pero lately lang? Simula nung pinasahan ko siyang pakinggan. Ayaw mo na bitaw? Hindi na siya nawawala sa akin sa playlist ko. Napakalupit na kasing tao. Para na-appreciate ko siya. Pag-usapan natin influences mo after ng break. Oo, sige. Let's go. What is up, Cyberspace? Welcome back dito sa podcast series ko. Ako si Dog Brock. This is Dog Brock Radio. Kasama natin. Yuri Dope pa rin. Siyempre si Yuri Dope. Oy, shoutouts muna sa inyo lahat dyan. Sa live chat, man. Sobrang, andyan dyan si Yuri ngayon. Nagkukulit sa premiere nito. Today is March 14. Okay? March 14 to. Eere, 2021. And I'm just grateful na nandyan kayo. Sinasamahan nyo kami. Shoutouts sa buong XB, sa OC Dogs, and siyempre, shout PDL. Shoutout din sa Munting Lupa Locals. Mga movement ng ano. Oh. Noting doon sa Munte. Tsaka actually, tol, nung nasa Las Piñas ako, nung nagrarap pa ako, ang ano talaga, Munte. Oh. Las Piñas Finest, ang bababa dyan, Munte. Ang sumasali sa mga rap contest sa amin, ang dayo, taga Munte. Oh. Hindi ko nga alam kung kayo-kayo na yun eh, dati. Hindi ko na maalala eh. Hindi. Or ba nga OGs nyo doon? Ano yun? Sila Floyd yun, sila Tag Prince, sila Jackpot. Oh, pwedeng yun. Sila yun. Tapos, Disiklan Days, mga ganda. Disiklan Days, Las Piñas Finest. Kailan mo si Dika D? Disiklan din yun eh. Dika D taga sa Marathon. Oo, ata. Pero baka wala na ako nun. Nung college na ako, nasa Manila, nasa QC na ako, wala na ako sa Las Piñas, 2009. Madami kami. Oo, dami nun. Alam ko yun. The production is the real South Pride production. It was invented by our frat brother, si Ninong Target. Oh. And then, yun yung production namin. Kalat yung studio. Oo, ang DC Clan. Malaki talaga siya. Clan talaga siya. As in, clan. Sa Laguna, meron pa ako nakamit na. Sila Doughboy. Si The Great. Taga T.S. Cruz. Malapit na sa inyo yun eh. Paalabang na eh. Sobrang dami. San Pedro meron din dun. Oh, Laguna meron din. Oo. Monte meron din. Yun nga si Dika di sinasabi. Hindi lang kami nag-ano-ano. Kasi syempre yun yung kasagkaputukan din ng Flip Top. Syempre si Ninong, si Eboy, si Target. Flip Top MC siya. Plus nandun sila Silencer, sila Andy G. Yeah. Mga taga San Pedro, Laguna. Oh, San Pedro. Sa kabila nyo lang. Going back, no? Si Yuri Dope, pag-usapan natin influences mo. Paano mo ini-structure yung sulat mo? Sa kanino mo ba napakinggan? Oh. Oh, parang ganyan. Ano, ako ini-experimento ko eh. Parang, halo-halo ng marami? Oh, hindi, diba? Parang, subukan ko mag-rhyme scheme ng Eminem ganito. Okay. Mga delivery, mga ganito lang. Cool, parang ganun lang. Parang ganun lang, diba? Pinaghahalo-halo ko. Pero ang pinaka, ano ko ngayon sa ngayon, halimbawa pag hardcore na banatan, parang inaano, ang influence si Eminem, si Cole, ganun. Si Kendrick, hindi ko kasi kakaibu si Kendrick mag-ano eh. May halong ano, boses eh. Sa international, sa, dito sa Pinas, sila Looney, sila Kuya Ron, Andy, 187, Chakra, sila Abaddon. Dati yun, anamin ko dati. Kinakrak ko din yung mga banatan, parang, Banata ni Abaddon. Kaya ko itong gawin. Sa Malabontag. Sana Malabontag sa idol. Oo. Sa course one. Sa course one, mahirap. May magaganda boses nun eh. Oo. Pero si course one, yung panahon nila. Mama. Grabe talaga. No? Grabe rin talaga yung binuksan nilang eksena. Kaya sobrang grabe saludo ko dyan sa kanila. Ala Kuya Mike Kosa. Si Kuya Kosa. Nakalakihan ko din yun eh. Mm-hmm. Iyan at pasukin natin nung ayun talaga. Pag hindi mo yun memorize dati, outcast ka. Ano ka ba? Sino ka? Wala kayong MP3? Diba? Wala ka bang YouTube? Ganun. Ayun. Tag Prince. Pero, so yun yung influences mo. Ano yung thought process ng Yuri Dope sa pagsulat ng kanta? Kasi ganina kwento may dance with you eh. Halimbawa, sinabihan ka kasama ka sa pauwi na ako. Paano mo sinulat yung verse mo doon? Ang iniisip ko yung ano, pov eh, naka-pov na. Ano naman kaya ang topic ko? Kasi sila parang, ang ano, ang... Point of view, kanya-kanyang POV. Ang nice guy nung kanila eh. Parang, nice guy yung... Sino unang-unang narinig mo na nagsulat? Si Archie. Mabilis kasi si Flo G, no? Oo, kasi pag balik ko doon eh, sa bahay. Kasi si Archie. Kala pa, may balat na siya. Lupit. Paano na gagawin? Oo. Lupit. Tapos sumunod ako gumawa. Ibahin ko naman.
ang pub ko na yun, medyo bastos naman ako. Para pagdating ko, kung ano-ano sa akin, game na tayo agad pagdating ko. Ganun. Parang emotion pa rin, di ba? Parang yung last na emotion nila. Parang libog nila sa katawan. Na pauwi na. Yung pauwinan na libog, na lilibog. Yun yung... Ayun yung papakangin. Ito yung kantahin mo dyan sa uuwian mo. Yeah, parang ganun. Doon mo nilagay. Oo, yun din nilagay. Okay, kasi galing ha. Ano, placing yun eh. Oo, yun. Istorya yun ng verse mo eh. Oo, yun yung akin. Yung parang, sabik na rin talaga ako. Sabik na rin talaga ako po makauwi dyan dahil ganito nga gagawin natin. Papabili ka. Parang, ipapabili ka ba? May gusto ko bang pasabay? Yeah. Para wala nang alisan pagdating dyan. Mismo. Bonding na agad. Facts. Ganun. Para maiba lang. Pag ako naman, nagsusulat naman ako, gusto ko lagi talaga lahat ng emosyon. Kasi para sa, ayun yung ano ko eh, bata pa lang ako, kaya ako nagustuhan yung music. Makakakapagbuhos ka ng emosyon doon. Galit ka, magawa ka ng hardcore. Pero hindi mo kailangan maging galit bilang tao. Oo. Pwede mong gawin sa music lang. Oo, yun na. Yun na. Yun na yung pinaka ano. Expression. Yun na yung pinaka canvas. Oo. Para sa art. Oo, yun. Nakagalit ka. Hindi mo masabi, ayaw mo gumawa ng diskusyon. Sa amin siya. May nagparinig ng beat na ganito. Ito ko na susulat, tatapik ko na lang. Para kung sakali may makaranas na iba. O, pakinggan mo. Nararanasan mo magsulat, pero hindi mo nire-record. Yung parang, kumbaga, structure na to kapag may kanta na bagay dito. Ito ay, yung, hindi ko. Wala kang ganun. Wala kang iniipon. Ayoko ng ganun eh. Oo. Gusto ko, on the spot na. Para lang to dito. Kuya. Walang generic. Wala, hindi ako nagawa ng, pwede to sa beat na to. Hindi. So, Tom, ginawa ako ng verse na yan. Ayan, isang buo na. Yan na yan. Hindi na pwede ilipat yan. Oo, ngayon, hindi ka na, medyo mali. Yun lang. Wala na yan. Gagawa ko ulit ng bago, para dun. Wow. Kasi nahihirapan talaga ako. Parang, sira na yung emotion ng ano kasi. May iniba ka ng sword eh. Hindi na yun yung pinaka... thought ko nung ginagawa ko yun. Hindi na raw. Oo. Okay. Ibang technique yun, ha? Mahirap na. Kaya hindi ka rin ganun kadalas. Oo, tsaka hindi rin ako. Kasi perfect sa emotion mo yung buong bawat gusto verse mo. Gusto ko ganun na. Oo nga po. Tsaka ganun. Parang ganun yung gusto kong maano. Gusto ko naka... Para dyan na yan. Wala nang babaguin. Wala nang tatanggalin. Ngayon naman, minsan naman umabot ako sa point na... tinatandaan ko kung ano yung pinakapapalitan ko. Parang yung una mong sinulat, alam mo na hindi yun final. Parang pattern lang yan. Pero yan na yun. Oo. Iibayin lang ako dyan ng konti. Yung tanggap mo yun na pang-ibahan talaga siya. Pero pag iisipan ko ng maigi na matagal ulit. Pero kapag pinako mo na, pag may kailangan kang baguhin, scratch off yun lahat. Oo, lahat. Wow. That kasama pa rin sa isang sistema lang siya lagi. Kwento lang sila lahat. Nice. Kaya ganun yung impact lagi ng verses mo. Parang ganun mo siya binuo. Oo, ganun ako. Galing. Parang mahirap kasi. Bakit Yuri Dope? Sa Alexis ko sa Prat. Okay. Saka, ano, Yuri Dope talaga? Alexis? Yuri, oh, tapos? Dope. May mahilig ako dati sa mga ganun. Ngayon, hindi na masyado yung mga ano. Baby na eh. Pag-aalaga kasi maamoy, ganun. Dati kasi nung bata ako talaga mahilig ako. Nagbabasket pa nga ako, nagaganon pa ako. Dope shit. Oo. Agog basketball. Floyd dati yung master ko nga. Parang... Kamusta si Floyd ngayon? Wala, nakasaano siya ngayon. Muntin lupa. Okay. Sa loob talaga. Oo. Pero lalabas yun. Naniniwala ako doon magbabago. Pagbabago niya. At babalik yun mag-rap. Siya talaga mentor mo? Si Jackpot. Si Jackpot, iba rin tumira si Jackpot. Oh, grabe rin barahan, ano, mga bara ni Jackpot, eh, no? Old school yung pagra-rap niya, no? Pero, pati yung forma niya, yung talagang yung presentation niya sa sarili niya, bilang siya. Oo. Old school, pero irerespeto mo. Kasi dala niya, eh. Sila Papi, sila Brando, eh. Influence ko sila. Pero, parang nagturo sa akin, sila Jackpot, sila Tag. Pero pinaka-mentor ko si Floyd. Kasi siya yung nagturo sa akin na, huwag kang sasama sa kanta kung alam mo wala kang gagawing maganda. Wala ko. Pinilit mo lang na. Diba, para lang masama ka doon. Kaya nga, diba, kapag gumagawa ka emosyon, gagawa ka ng kanta ng tungkol sa nagbabalikan. Wala naman akong binabalikan. Gagawa ka ngayon ng kwento. Pangit gumawa ng kwento. Hindi ibig sabihin ni Yuri
na huwag kang sasama sa kanta porket hindi mo yun pinagdadaanan. Ganun lang siya. At ganun yung sinabi ng mentor niya sa kanya. Sa ngayon naman, siyempre, marami na ako naranasan. Oo, pwede mo nang i-mix-mix yung mga karanasan. May tropa ako na nakakaranas ng ganun. Ramdam ko siya kasi nagkukwento siya sa akin. Pwede mong gawing kanta. Ayun yung ginagawa ko. Pero yung point na, kung wala kang gagawing maganda, huwag kang sumama sa kanta na yan. Oo, parang ganun. Hindi, parang gawin, dapat pinaka-best mo maibigay mo dyan. Kasi kung alam mo na hindi mo mabibigay yung best mo, gusto mo lang. Dahil lang gusto mo lang may kanta kayo together. Gusto ko mo lang makita na kasama ka dyan. Pangit yung ganong dahilan. Oo, pangit. Dapat talaga, bigay mo lahat ng ano mo, gagawin mo yung best mo. Nice. Diba? Sa kahit saan eh, no? Masterpiece lahat. Facts. Isang thought, isang emotion, isang art na bubuuin mo dun. Diba? Yeah. Sa X, balik tayo sa XB. Pinakamalakas mang asar. Badyar. Sino masasabi mong pinaka sweet sa lahat? Yung thoughtful. Parang, ano ba, naranasan mo yan, magtotropa, di ba? Ako kasi ganun ako eh. Yung iisipin ko sino yung wala doon, yung magtatabi ako ng ulam. Yung mga ganun na... Si Mark. Kuya. Si Mark ang nakikita ko na ganun talaga na parang... Naisip niya lahat? Oo, naisip. Lahat naisip. Wala siya makakalimutan na tao, no? Halata naman eh. Halata naman. Kaya nga pag mainit ulo nun, mainit talaga ulo niya eh. Kasi alam ko kung paano siya mag-asikaso eh. Asikasong itay. Oo, asikasong itay. Pinakamalapit sa'yo? Lahat kasi. Lahat talaga kaklose. Ganun ka kasi kakulit eh, no? Oo, lahat eh. Lahat talaga kaklose. Si Darin, gagaguhan kami. Si Archie din. Bonding din kami. Kasabay mo siya sa motor na maghihiwalay na eh. Oo, no? Si Mark. Iyaya ako nun eh. Nag-ano ko ng guidance eh. Oo. Si Ren, lagi ko rin. Kasama ko din dati yun eh. Bago pa kami ko lang. Si Kuya Louie, lagi si Jackpot. Mm-hmm. Si Papi, yung kakulitan ko. Pares kasi kami nung magpa-under eh. Mm-hmm. Kaano? Badger, kakulitan mo. Oh, si Badger. Iba rin yung kulit niya kasi. Oo, kulitan kami. Sabaya kami nun. Lahat eh, lahat talaga. Isa, kahit nanay mo, kinukulit ko si Roa, tulad ni Roa, lagi kong ginugulo. Oo. Mumurahin ko, bigla, yaya. Kanya nagagalit-galit na, tapos bigla ko, yaya, kapin. Para lang mag-umpisa lang yung ano, no? Yung energy na gano'n, no? Trip lang, oo. Lahat. Si Mark, kaklose ko din. Tawag nga namin, kambal eh. Paandar lang. Paandar niya lang. Kamukha ko naman si Mark ha, bakit? Sa comments nga nakikita ko eh. Oo. Itinapan ko. Kambal tawagan namin. Alay lang. Like sa ano nga namin, pinost namin yung Dopes, di ba? Oo. Kapre, sakta video tayo. Kambal naman tayo. Shoutout sa Ken Cole of Dopes. Dopes, paborito kayo na Clouty. Solid yan. Supportahan niyo yung Dopes na brand, man. Marami rin ako Dopes. Supportahan nila yung Muntinlupa Locals para sa Muntinlupa. Ano yun yung clothing line pinagsama-sama sa Muntinlupa? Suportahan niyo, Muntinlupa Locals? Oo, Muntinlupa Locals, solid. Saan mabibili yun? May Facebook sila, hanapin lang nila. Hindi sa clothing eh. Collective siya ng mga clothing brand. Ah, okay. Sa Muntinlupa. Okay. Sama-sama. So, i-check out niyo yung Muntinlupa Locals para makita niyo yung mga local clothing brand from Muntinlupa. Shop din siya, shop. Yun, shop. Lupa Locals. Check out niyo. Sa Adopest. Movement, yeah. Alright, ikaw ba? Maglalabas ka ng... Meron na kayo out of this degree. Pero ngayon, hindi ko pa siya napopokusan. Ayoko. Sa baby ka ngayon, tsaka sa music eh. Kasi nilabas ko yun. Wala ako sa focus talaga. So, napabaya mo lang? Ngayon. Hindi. Maglalabas pa rin ako nun. Pero, inaano ko na siya. Minamanage ko na yung sarili. Kung paano mo siya papatakbohin. Oo, lahat. Maganda yan. Paano ko hahawakan. Kasi sa inyo, problema ko, sabi nga ng asawa, wala kang time management eh. Pero, para sa dati kasi sa isip ko yun, wala na. Anong time management? Kung ano mangyari, yun yung mangyayari. Yeah. Tapos, nung mga lately, nakikita ko na importante yun. Pati sa mga kagrupo ko. Tsaka dito. Oo. Di ba? Sabi, napakahalaga. Kailangan ko talaga yung pag-aralan. Isa yun sa mga kailangan. So ngayon, kailangan mo malagpasan yung pagsusulit na yun ng buhay. Time management. At after that, i-release mo na yung brand mo ng maayos. Abangan namin. Maglalabas ulit ako bagong design. Meron kaka-release ko lang din noon eh. OOTD out of this daigdig. Mm. Yun yung Yun yung pangalan. Yung pangalan ng brand ko. OOTD. Out of this daigdig. Oh. Ano mo naisip 'yun?
Isa, tagal ko na iniisip eh. OOTD. Kapag na nagdamit ako, tas alien naman yung ano kayo. Parang image, image. OOTD. Out of this daigdig. Tas yung OOTD. Out of, outfit of the day din yung ano. Diba? Oo, double meaning. Oo, yeah. So what's your OOTD? Out of this daigdig. Tas alien. Yeah. Okay yun ah. Nagdabas ako ng brat. Ang kulit nun. Ano, may coach siya sa etiketa. Ano nalagay? Stand out instead of fitting in. Ah, okay. Oh, tama rin. Tama rin. Always stand out instead of fitting in. Tapos yung design niya, ano, glow in the dark. Parang metaphor pa rin, reference pa rin siya sa stand out instead of fitting in. Yeah. Tapos, glow in the dark yung design. Outside pa rin siya ng daigdig dahil yung alien nakatira sa ibang planeta, outside of this Earth. Makes sense. Rapper ka nga. Alam mo, hindi pag mag-isa ako. Sumasali ka rap contest dati? Oo. Ay! Oo, sumasali ako. Oh? Kami nila. Si, ang ka-partner ko kasi pag sa XBC AJ. Si Ariki sumasali din kami rap contest dati. Nakakalaban pa nga namin sila Daryl eh. Ay, wala na sila Daryl. So nauna ka sa XB kay Daryl. Paano na, kwento mo nga kami, paano pumasok yung ano, paano, sa perspective mo, kasi gusto ko ikwento rin yan ni Daryl eh. Pero, sa perspective mo, paano dumating si Hiscas Takli sa XB? Kung sa pagkakaalala mo. Ano, simula nang tinanggap na kailangan ng unity. Kasi kami, XB OC Dogs yung sa South na may pinakaparehong tunog. Advance. Kayo sa Muntinlupa kayo dito sa South sa Muntinlupa side. Mm-hmm. Sila sa Cavite side kasama si Tagig. Okay. Oo, Tagig sila. Lapit na. Pero Cavite siya, 'di ba? Naglalaro Cavite siya. Pero sa Tagig, madalas siya sa Tagig, mga grupo niya Tagig. Okay. Ayun, parang Tagig. Oo nga, tama. Sila nila Bullet. Oh, si Bullet si Jansky. Mhm. Kaya kailangan hindi pwede mag-ano yun talaga. Hindi pwede silang magkahiwalay ng landas. Parehas yung tunog nung panahon na yun. Advance, oo. Paano nila nasasabing advance? Kasi nung panahon nila, walang nakakaintindi sa music nila bod sa sarili nila. Na ngayon, niyayakap ng lahat. Kaya nila nasasabing advance, di ba? Baka kasi sabihin nila, ano ba itong mga to? Ba't advance pinagsasabi nito mga to? Kasi nung panahon na nagra-rap po sila, hindi nyo po alam. Oo. Tapos ngayon, gandang-ganda kayo, eh matagal na po nilang nagawa yun. Tulad nung dance video, di ba? Oo, 2 years ago. 2 years ago. 2 months lang, nag 100 million. Yung beat, mga 5 years na bago. Oo, bago nyo pa nasulatan. Oo, so, 7 years old na yung track. Oo. Anyways, so, paano nag-decide na kailangan na mag-unite? Sila Arky kasi magkakasama nun eh. Oo. Bumuo sila nung Kakae Boys. Oo. Again, pumasok na ulit din yung dalawa si Bluelet. Bumuni, hayaan mo sila. Oo. Nagka-jam-jam. Kasi parehas naman talaga na ugali. Kami nakakasama namin yung OC Dogs ni Arky dati. Oo. Malayo. Ganun parehas. Click na, no? Click na. Chemistry. Click na kagad. Parehas na ng trip. Talagang pag pinag... Ano, parang pag pinagdikit mo, mag-magnet, magkagano na agad siya. Oo. Mabilis lang. Normal yun eh. Kumbaga universe na yung gumalaw. Oo. Galing. Mabilis lang. Ano. Maganda pagka pwede na events, mag-turo yung XB, no? Oo. Philippines tsaka abroad. Sarap nun. Dati nagturo naman sila pero mas maganda. Mas masarap lahat talaga. Na, oh. Para kasi ang dami nyo kanta together eh, pag lahat eh. Na-unlock na yung mga ibang karakter sa XB ulit ngayon eh. Diba? Ang dami na unlock. Oo. Si Jackpot. Jackpot lumabas na. Einstein, di ba? Oo. Sila ano sila. Si, iba rin si Einstein yung kulit nun, no? O, may bago. Mayroon bago. Parating sila ano sila. Dati nagdi-DJ lang siya eh. Ngayon, di ba? Narinig nila gumawa na ng music malupit si Einstein, eh. Di ba? Malupit eh. Iba ang mga ano no eh. Iba rin yung mga tonuhan niya, no? Oh, magaling matalino kasi si Einstein. Madali siya makakatch up. Kaya kasama ko yun sa States eh. Nung siya yung DJ nung nag-tour eh. Ay, oo. Nasa Nasa US. Holden siya. MC Einstein. Si Mac Einstein. Tsaka ano? Tsaka magaling siya mag-second voice. Oo. Magaling siya mag-bumoses. Madali nga siya mga catch up. Oo. Ang mga gawa nun si Rowa, pati si Rowa, si Daryl. Kaya na tumono na. Kung hindi si Rowa at Daryl gagawa nun, si Arky, si Daryl. Tapos anuhan na ni Einstein yun? Oo. Hindi, kung nung wala si Einstein. Okay. Ganun ang gawa. Ganun ang galaw. Oo. Ganun.
Ano pinag si ano kasi si Roa, yung music background niya alam natin talagang lalim eh. Mahal niya talaga music eh. Pero si Archie kasi tsaka si Daryl, grabe sila sa tonuhan, no? Baliw. Kaya nila maglagay ng sarili nilang tono. Oo. Tapos mag choice of words, pasok sa beat. Pasok sa ano, pag nang asar, pasok pa. Di ba? Baliw din talaga yung dalawa. Based on experience na rin kasi talaga. Yun lahat ng gagawa natin based on experience. Na totoo din. Ganun, no? Sobrang dami nyo kasi pinagdaanan. Oo. Together. Love, hate, everything. Wala, meron. Watak-watak, buo-buo ulit. May pera, may wala. May pera, wala. Durog, buo. Ganun. Yun yung nagpatibay. Oo. Kaya ngayon, yung mga mabababaw na problema, hindi nyo na pinapansin, no? Tatawa, pagtitripan pa namin. Kasi, yung pinagdaanan nyo, mas malala. At nalagpasan nyo lahat. Alam na natin gagawin. Tuwa nga ako eh, nung after ng birthday ni Dada. Hindi na ako nakasunod kasi I was with Kel. Mm. Mapunta kayo sa bahay nila. Sa picture yung XB. Tami, family, di ba? Kulang pa nga yun. Kulang pa yun, di ba? Parang 3/4 lang yun. Pero man, sabi ko, see? Yan yung support system na meron sila. Kaya sila malakas. Pamilya ka. Kumbaga parang sa Fast and Furious pamilya. Ayun kasi kinalakayan namin palabas eh. Yeah. Yeah. Dominic Toretto. Di ba? Dom. Ayun yung kinalakayan. Seryoso yung kinalakayan namin. Pamilya. Yung pinapanood yung pare-parehas. Di ba? Hilig sa movie kasi si Mark. Very external eh. Dati sa wala pa kami pera nga. Sabor pa lang kami na mamalengke. May external siya. Wala kami Netflix. Pack play. Pili kayo palabas. Dami dyan. Download. Siya si Boy Download. Oo, dami ng movie. Puti siya, Marvel. Iniingit mga kalong dati. Pero yung nakanood kami sa sine ng Marvel. Tapos, yun, dami niya external, dami movie nun. Solid dati. Ano ang pinaka gusto mo pa? Kanina natanong kita ang gusto mo matugtugan eh. Pinakamasaya na gig. Ano yung mga gusto mo pang klase ng kanta na gawin na hindi mo pa nagagawa? Meron ba? Gusto ko, yun nga yung iniisip ko ngayon eh. Gusto ko makagawa ng kanta na ano, yung nakakapagpagaan ng loob na tapos parang mapapaisip din sila na dapat pala ganito pala yung ano natin, dapat pala ganito yung pagtanggap natin dito sa bagay na to. Parang yung kaya kay J. Cole, parang ayun nga yung sinasabi ko. May realization? Oo. Parang makarealize. Oo nga, no. Eh, buti. Tsaka, okay, yung kanta ko, makakapagpamulat ng marami din. Parang maiwasan nila yung... Yung napagdaanan mo na ikaw nagkamali? Oo. So, isa-share mo yung experience mo sa kanta? Oo. Tsaka yung nakikita ko sa paligid na huwag yun ang tignan to na as kagaya no sa mga... Paano tignan ng mga tao sa social media o paano nila to handle. Bakit ganito, ganito. Yeah. Hanap tama. Yeah. Hanap mali. Kahit padaming tama. Oo. Di ba ganun? Ano yung gets ko yung gusto. Kayo, alam ko ang gets ko yung gusto yung gawing kanta. Kung merong isang kanta na magpapa-unite ng lahat ng Pilipino, sino-sino yung mga artist na gusto mong nandoon? Tapos nandoon ka, kasama ka. Sino yung mga kasama mo? Siyempre, una yung grupo ko nandoon dapat, siyempre. Oo. Sila. Shanti. Okay. Yung grupo nila, Med Messiah. Moro Beats. Oo, gusto mo rin nandoon? Tonggalo, siyempre. Sila, iba doon. 187. Sila, Kuya Loons. Oo. Kuya Ron, hindi mo wala. Si Kuya Glock. Oo. Idol. Si Parokya. Gusto mo ganun? Ang kokoro si Eli Bendia at si Rico Blanco. Atay, lakas nun! No? Lakas mo. Ano title? Oo nga, no? Ano ba magandang title sa ganun? As One? Ganun. As One? Mga ganun. One. Himig ng pagkakaisa? Mga ganun? One, ganun lang. Diba? One, oo. Lakas nun, tol. Parang ano, parang ABS-CBN anthem, yung lahat ng artista nila kakanta, di ba? Haiti. Oo, yung ganun, yung ganun. We are the world. Oh, ganun. Oh, lakas nun, Eli Buendia, tapos Rico Blanco. Lahat. Tapos may bamboo. Oo.
magkakasama sa verse sila. Ang magkakasama sa verse, Sir 1096, OPAC 727. Tangina, no? Ano, Barrio, Verde, tapos sino ba to sila? Bawal Clan. Tapos sunod naman, XB, sila. Matayos, Bidas. Mga magkaka, medyo magkaka. Sa dulo sila. 187, Looney. Laas, no? Like, Donggalo, ganun. Laas, no? Alam mo yung sinabi mo lahat? Festival na yun, eh. Harap doon, dami na ating perang susunod. Laking gastos yun, pero makikita nila yung vision. Oo. Gusto ko, di ba sinasabi ko sa mga gusto kong maganap na event? Totoo. Masarap sa pag- lagi ko kasi kakwentuhan to kahit sa chat lang. Kaya sabi ko, kailangan talaga namin mag-podcast. Kasi ang dami namin na pag-uusapan na pangarap, tapos unti-unti nag-unfold. Oo. History. Nangyayari. Sarap yun. Di, pero magangyayari yun. Mangyayari yun. Hindi ako papayag, tol, na... Hindi ako papayag na wala. Na walang mangyayari. Kaya yun. Kasi ako alam ko sa sarili ko yung kaya kong gawin, eh. Mm. Sa tulong ng lahat ng taong nakapaligid sa akin. Dami kami dito na ako sa porta. Ay, nako. Alam mo, yun yung pinapagpasalamat ko sa pandemic. Kasi dati, lagi lang ako nasa likod ng LED wall, eh. Oo. Gumagawa ng event. Hindi, ang hirap ng kalikon nga, di kita makausap. Di ba yung level? Kahit saan, oo, kahit saan, kahit saan na tumatakbo event, nagtatrabaho talaga ako. Oh. Tapos, ito, kikwento ko sa inyo, ha. Ang punot dulo talaga nito, ito yung kinukonsum ko na klase ng content. Mm. Podcasting. Oh. Ito yung pinapakinggan ko talaga. Tapos, nung pandemic, wala akong ginawa. Lagi lang ako nasa rooftop. Tapos, sobrang grabe yung panic attacks ko, anxiety ko, ganyan. Nakikipag-usap ako sa mga kaibigan ko, sa mga kaibigan ko artist, mga kaibigan ko rapper, si Nick Hernandez, si Dropout. Mga kaibigan ko, si Ace, si MC Blaine, sila Sai, MC Sai. Kausap ko sila, Raik, Kuya Raik mo. Ah, sige. Tapos, ang pag-uusap namin, mga kumpare ko, si Rai, si Bugoy, si Michael Pangilinan. Pagkausap ko sila, ang haba ng usapan namin, isang oras, pinakamaiksi. Sabi, hindi ko napapansin na nasa telepono lang kami na nag-uusap tungkol sa buhay. Mm-hmm. Kasi wala kang pwedeng gawin, eh. Oh. Tanginap, manonood ka kahit saan tignan mo, makikita mo yung tally ng COVID, ilan yung nakarecover, ilan yung namatay, ilan yung bagong case. Siyempre, ayaw mo yung tignan kasi lalo ka mag-iisip, di ba? Oo, nakaka-stress. So, dinedetract ko yung sarili ko para maging productive yung puta. Hanap ako ng bibentahan ng mask, hanap ako ng bibilhan ng mask na pwedeng ibenta. Siyempre, hustler ka, eh. Diba, streets tayo, eh. Hanap ka ng diskarte, walang gig, walang events, walang live events, walang artist booking, wala ko racket. Sabi ko, total kinukonsume ko naman siya, tapos tumatawag naman ako na matagal. Ba't kaya hindi ko gawin, tapos i-record ko. So, binili ko yung ito. Una kong binili to. Eh, sakto may studio na ako. Tapos ito, regalo ni Wabwab. Ayun, podcasting na. And ito na tayo. Episode number 28. Naka 28 dami. Sundays na ako consistent. Dami na rin. Tapos naka 17 ako eh nung 2020 eh. Tapos itong 2020. Yung mga, ano yung mga sa clothing, di ba? Oo. Lahat talaga, hindi lang artist, creatives, business people, everything. Sobrang naging productive nung ano mo. Tsaka ano, tol? Alam ba ikaw, interesado ako sa iyo. Natututo ako tungkol sa iyo. Mm-hmm. At may natututunan ako na experience mo. Oo, ako din sa iyo. Tapos na-share pa natin sa kanila. Kaya salamat sa inyo, solid ah. Kung wala kayong magawa, kaya sa mga toxic kayo sa social media, manood kayo ng podcast ni Kuya Dog. Mismo. Iba't ibang tao, iba't ibang mindset yung mga ano nyo. Mismo. Dami tayong, may mga tanong pa ako, tol. Oh. After ng break. Oh, sige, sige. Alright, let's go! What is up, Cyberspace? This is Dog Brock. Welcome back to Dog Brock TV at maraming salamat sa panonood nyo ng episode na to. Sana marami kayo napulot na aral at values gaya ko nung sinunod ko yung episode. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na dito sa Dog Brock TV para sa mas marami pang content. I-hit nyo yung notification bell para ma-notify kayo kapag may palabas na video. At i-comment nyo sa baba kung sinong gusto nyo i-interviewin o kausapin o makakwentuhan natin sa susunod. Huwag nyo kalimutan, i-follow ako sa Twitter, TikTok at Instagram at dogbrock_. Join na rin kayo ng Facebook group natin, Dog Brock TV Community. Nasa Facebook tayo, Dog Brock TV. Kita kita sa susunod na episode, ha? Pero bago ang lahat, tandaan nyo, mapapakinggan nyo ito sa Spotify, Anchor FM at sa lahat ng podcast streaming platforms worldwide. Balik na tayo sa episode. Makinig mabuti. So yun, no, nandito pa rin tayo sa Dog Brock Radio. Kasama natin si Yuri Dope. Yeah. Salamat sa inyo, sa inyong mga nanonood. Kung bagong tune in lang kayo, ang dami namin na pag-usapan. Pagkatapos nito, balikan nyo mamaya.
Mag-shoutouts kami sa dulo. Marami tayong shoutouts. Sobrang solid lang din. Mag-picture ka para sa mga kailangan mong picturean. Dito lang sa phone ko. Tapos balik mo na lang sa akin agad. Shoutouts tayo mamaya. Papakuha ko ng BTS tool para may mapopost ako. Diba? Oo, okay. Kasi lalabas na to this Sunday. Sinushoot namin to, guys. Sa Thursday evening. So, 3 days na lang i-airin na to. Salamat lang, Tol, sa oras mo talaga. Sobrang solid ka. Salamat, kuya. Alam mo yan? Oo. Okay. Tol, ito lang ah. Gusto ko kasi bumalik ka dito. Ang dami kong gusto itanong sa'yo. Pero hindi ito yung nararapat na pagkakataon na pag-usapan yon. Kasi alam ko may mga palabas ka pa. Na mas magandang ihatid yung sagot kapag lumabas na yon eh. Para na lang sa mga taong sumusubok sa pagrarap. Galing sa isang Elvin, galing sa isang Yuri Dope. Anong pwede mong ibigay na value sa kanila bilang kuya nila na merong ganito karaming views, na part ng ganito kalaking grupo, na nakapunta na sa sobrang daming gig, nakatugtog na sa ASAP, kahit saan, di ba? Anong pwede mo sabihin sa mga una sumusubok? Pag inumpisahan mo, huwag ka nang titigil, wala mahirap pag gusto mo yung ginagawa mo. Walang mahirap pag gusto mo yung ginagawa mo. Hindi totoo yung nag-aaral ako kasi kaya hindi ko matutukan eh. Hindi, kung gusto mo yung ginagawa mo, bibigyan mo siya ng oras para diyan. Pero kung gusto mo kasi mas marami talagang oras para gawin yung hobby tsaka yung education. Di lang namin na realize nung mga panahon namin na nung bata kami na may oras pa kami ng ganun. Una, basta huwag ka titigil. Gusto mo yan eh. Kasi pagtapos mag-aral, wala ka nagagawin. Sagbit mo na magawa assignment mo. Tatambay mo na lang. Sulat mo ng kanta. Kung kaya mong sumulat ng kanta, di ba? Nang hindi na papabayaan yung school, di ba? Oo, kaya ganun lang yun. Hindi naman gugugol ng buong araw yung school eh. Hindi rin naman gugugol ng buong araw yung rap. Oo, mas maganda kasing may school, mas matalino, mas marami kang pwedeng sabihin. Oo, marami din. Kang pwedeng gawing reference. Tsaka pagka malaking artist ka na, hindi ka mabubola ng kahit na sino kasi may inaral ka eh. Oo, tsaka. Malaking bagay din yun. Tsaka kahit saan ka magpunta, alam mo na yung ginagawa mo. Maaga okay. Pa lang alam mo na yung ginagawa mo. Okay. Yun, tuloy lang. Tsaka yung hate. Huwag mo munang isipin yung mga hate sa'yo. Ayun ang una-una mo titignan, huwag mong ititrigger. Huwag mong ititrigger yung hate. Oo, tsaka papatulan mo. Tsaka mag-iisip ka ng haters mo na may haters ka. Hindi, dapat ang focus mo. Yung supporters? Oo, makikinig sa'yo. Ano yung, mag-focus ka sa niluluto mo para masarap yung papakain mo sa ano. Kung may di masarapan, sinungaling. Kasi doon ka naman nakapokus sa niluluto mo eh. Oo din. Yeah, yun. Galing nun. Kung hindi sila nasarapan, eh, binigay mo yung best mo doon eh. Nasarapan. Baka hindi lang talaga nakuha yung panglasa nila. Diba? Okay. Pinigyan ko to. Nagyan mo na pagmamahal na ginagawa. Ang pagmamahal na ano, pagmamahal. Lalagyan ng ano. Mm-hmm. Seasoning. Sabi, tatag mo. Sino kong sumain? Kakain. Masasarapan. Huwag mo muna bilangin yung kakain. Basta bigay mo lang lagi yung best mo. Wow. Ikaw una umappreciate sa sarili mo bago ka appreciate ng iba. Huwag ba madaliin yung mga bagay. Kasi iba kadalasan talaga mga nagbe-message sa akin, collab, kaya mo, paggawa, kanta. Okay. So, isa sasabihin nila, pag nag-hit to, boss. Nasa una ko sinasabi. Pero wag mo natin tuloy. Kung hit yung iniisip mo, malabo yan. Hindi, ako kahit napakarami kong million views, hindi kita mapapangakuan ng million ng views. Kahit 1 million views, kahit 100K. Hindi mo mapapramis eh. Lalo ko yung una mong iniisip. Kasi ako yung kasama, kami na yung kasama mo. Ako lang busis kaya sa'yo, makakagawa na ako. Sure bull to. Lalo kapag kami gumagawa ng kanta nila, Daryl. Di na iniisip. Natutulungan namin idea. Na-execute. Bas, una mong isipin, ma-execute mo yung pinakagusto mong mangyari sa kanta. Kasi pag yung hit, una mong iisipin, hit to. Actually, lahat ng hit, hindi naman nila inisip na hit yun eh. Sa totoo lang, di ba? Sinarapan lang nila yung luto. Sinarapan yung luto. Alam mo ba, may share ako mabilis. Sa out of town kami ni Skasta, pinapanood niya yung music video niyo. Sabi ko, do you still watch it? Sabi niya, everyday kuya. Because okay. I'm proud of my work. Yun lang yung sinabi niya sa akin. Tapos pinabayaan ko na siya sa isang sulok habang nanonood siya ng music video niya. Mm.
ibig sabihin siya na yun, ha? Ilang beses niya nang pinakinggan yun at napanood yun bago yun i-release, at ilang beses niya nang pinakinggan yun nung nire-record pa lang, ilang beses niya nang pinakinggan yun nung minimix and master, at ilang beses niya nang pinakinggan at pinanood yun nung unreleased. Pero ngayon, hanggang ngayon daw, araw-araw pinapanood niya. Anak yun, eh. Parang, kumbaga sa amin, anak na namin yun. Forever na yun nandun, diba, eh. Oh, masterpiece na namin. Recipe namin, menu namin yan, eh. Parang resto na akong XB. Menu namin yan. Nice. Bestseller, diba? So, ganun dapat nila itrato yun, eh, no? Oo, oh, ganun. At kung gagawa siguro kayo ng kanta, no? Hindi man ako relevant na artist ngayon, based lang sa perspective ko. Kung gagawa kayo ng kanta, siguraduhin nyo na 5 years from now, hindi nyo ikakahiya na yung ginawa nyo, eh. Hindi ako yan. Ayoko nakantahin yan. Noon pa yan. Wag. Kung kaya nyo siyang gawing timeless as early as now. Lalo kasi ngayon, dami mo nang pwedeng pagbasihan, eh. Dami ka na reference. Ang bilis na ng internet. O, wag mong pagbabasihan. Kadalasan karamihan sa mga bata ngayon, ang babasihan nila yung angas lang. Sa forma mo na sila natingin, eh. Isip, ang tignan mo muna kung paano ginawa. Paano ginawa yung kanta na yun? Wow. Doon na yung presentable yung itsura ng tao. Pero kung gusto mo maging katulad ng idol mo, gawin mo din kung paano ginagawa ng idol mo. Hindi man full form pa nun. Okay, si Goku nga, eh. Napatatalo pa, eh, di ba? Oo, di ba? Si Goku nga nabubugbog, palakas, eh. Palakas ng palakas yan. Si Luffy, di ba? Palakas ng palakas. Pag natatalo siya, pabalik siya, mas malakas siya. Ganun lang ang ganun, di ba? Ganun, ulit lang na ganun. Actually, ito, ah, ganun naman talaga ang anime at ang cartoons, eh. Kaso nakatingin tayo lagi sa panalo, eh. Hindi natin nakalimutan natin na nag-struggle si Eugene bago niya napatama yung Reagan niya. Yung Reagan niya. Ilang bugbog inaabot niya. Di ba? Ilang beses siya nakarinig ng tapusin bago siya lumaban. Dami niya, eh. Ilan yung supply ni Sakuragi bago siya nakashoot ng layup? Di ba? Doon kasi tayo nakatingin lagi sa resulta niya, tapos gusto natin yung mangyari, eh. Pero yung proseso, nakalimutan natin daanan. Nakatingin sila sa forma. Ang ganda ng forma nito. Mukhang malakas. Diba? Lalo yung mga bilin, ibang bilin, ang angas ng forma. Pero di mo alam, matatalo din yun. Pag hard work yung inano mo, diba? Yeah. Saka yung pagiging creativity mo. Sari-sarili naman tayong creativity. Galing. Ikaw na ako, bahala ko sa mapapadaanan yung sasakyan mo. Mas nirespeto kita ngayon, Yuri, kasi iba yun. Hinabol mo yung 20 pesos. Ganun kahirap. Ang buhay ko nun. Para makapag-record. Sobra. Tag-20 kayo ni Archie. 40. Depende, pwede pang gas, pwede pang Yossi. Oh. Hirap nun. Mahirap talaga. Sobrang hirap. Lalo ako. Galing ako sa maraming kapatid na pamilya. Papa ko dito, tricycle lang dati. Panahon na yun. Mama ko wala. Sobrang hirap. Sobra, sobra talaga. Kaya ang 20 sobrang halaga sa akin. Kasi diniskarte ko yun. Galing sa masama. Alam ko galing sa masama yun. Pero, di ba? Ngayon, hindi na kailangan na gumawa ng masama. Hindi mo na kailangan gumawa ng masama para. Gagawa ka lang ng music. Okay ka na. Makikisama ka na lang. Tama. Kailangan mo makisama ka rin. Ay, hindi nang papapayo ko sa kanila. Makisama kayo. Kailangan yung lupitan yung pakikisama. Huwag ka munang tumingin ng, huwag mong hanapin. Kung may nakilala ka, ano ba ugali nito? Ano wag ganun? Ikaw ang malam. Kasi di naman lahat ng pangit na ugali. Ba, pangit yung ugali. Ikaw napapangit. Ayaw mo ng gato ugali. Sa'yo okay lang naman magdala ng ganun. Kung magiging sensitive. Mahirap pag sensitive ka, di ba? Nanggagaya ka ng iba. Nang popromote ka ng hate. Napopromotan ka ng hate, di ba? Mahirap yun. Eh kung hindi ka tinatablan. Oh, di ba? Hindi, okay ka lang. Tuloy ka lang. Tropa mo. Tropa mo. Masarap, maraming kaibigan kaysa mo. You get to a certain point of your life where you get there because you have a lot of friends, not enemies. Masarap na napakalawak ng mundo. Sa ito lang isipin mo, tol. Kung meron kang pinagdadaanan ng negativity sa internet, shit sa internet, may ayaw sa'yo sa internet, pag pinatay mo yung computer, ilock mo yung cellphone, wala na yun, eh. Hindi na sila nag-exist. Ang importante yung ikaw sa harap mo ngayon. Pinapanood mo to sa laptop mo, blessed ka, may laptop ka. Sa iPad, sa TV, blessed ka. Gamitin mo yun. Yun pa lang yung sitwasyon na yun. Gamitin mo yun bilang gutom.
alam mo may magagawa kang maayos. Oh. Kasi meron ka something, may kuryente kayo, oh, bless ka na nun. Oo, oh, iba nga eh. Walang ilaw eh. Diba? Kumbaga, parang, huwag ka rin maging insensitive. Wag, sabi nga ni Yuri, huwag kang sensitive. Pero huwag ka rin maging insensitive na porket meron ka na nga magandang buhay eh. Oh, balance. Diba? Tapos nag, nagre-reklamo ka pa. Eh, there's a lot who has worse than you. Balance lang. Oo. Tulad, tulad din sa love yours, diba? Mm-mm. You can never be happy pag hindi mo minahal yung sarili mo. Tama. Yung sarili yun naman talaga eh. Diba? Like, kung hindi ka masaya alone, oo, you can never be happy with a partner. Mm-mm. Sa buhay. Tataka ka, lagi kayo magkaaway ng ano mo. Baka hindi ka masaya mag-isa. Mm-hmm. Kasi kailangan mo maging masaya mag-isa, nakatayong masaya mag-isa, bago mo masishare yung kasiyahan na yun sa iba eh. Kasi kung hindi ka masaya alone, kung kanino ka dumapo, madadala mo yung sadness. Saka ibig sabihin nun, nagkahanap ka lang ng ano. Ng kasiyahan sa labas. Oo, tapos pag, paano pag yung dinapitan mo, dun din masaya. Masaya siya sa'yo. Dinag... Ano ka pa, nanira ka pa ng plano ng ibang tao, di ba? Ng kasiyahan diba? Ng iba. Oo, di ba? Kasi naging codependent siya sa happiness mo. Kasi pagpalipas oras lang, wala, alam, iiwanan mo yan. Alam, idarating yung point na... Mag-isa ka lang lagi. Oo. Eh, hindi ka masaya mag-isa. Oo. Hanap ko ngayon. So, yun. Oras. So, feeling ko yun eh. If ever na may ginagawa ka, maybe it's rap, maybe it's making a brand, maybe it's selling pancakes or selling fried chickens or halo-halo, I don't know. Basta, pag ginagawa mo yun, masaya ka. Oh. May purpose ka. Kung ang purpose nun, makakain kayo ng dinner ng may bigas, may ulam, may sabaw. Eventually, may ketchup na yung ulam yung prito. Eventually, may gulay na. Hindi mo alam, may soft drinks na. Basta may naisalba yung ginawa mo. Yeah. Ang sarap may sa purpose. Pakiramdam. Oo. Maliit o malaki. Kasi may naisalba. Yung naisipin mo, may nasalba. Gano'ng ka-importante na hindi mo kinocompare yung merong ka sa iba? Masarap kasi hindi... Makagiging matutuwa ka sa maliit na bagay. Tignan mo yung laruan ko, di ba? Siyempre nakita ko sa yung collection. Yung iba, sinasabi nila, pumili ka na rin ng ganito kalaki. Hindi. Oo, masaya yan, pero... Masaya ka na sa ganun. Masaya na ako sa ganito eh. Yung ganito lang kalaki yung laruan ni Yuri. Marami lang ganito kalaki. Bibili ka ng ganun. Masaya. Masaya yun. Masaya talaga pag nabili mo. Kaso may labag... Di mo naman bibilin mo yun ng medyo may labag sa loob mo. Binili mo lang kasi sabi nila masaya. Pero hindi maganda. Mo pa afford eh. Kumbaga para sa'yo, hindi pa yun okay eh. Maganda dun sa alam mo. Genuine kang masaya. Masaya dito. Wala akong ibang ano dinesisyon ko to masaya. Kasi kulit nga, nagsasabi nga siya, nagbibid lang siya eh. Oh, diba? Hanggang dun lang yung kaya ko eh. Yun yung bid ko eh. Pag may nakabili dun ng mas mahal yung binid, edi sila yun. Kumakuha ko yun, edi masaya ako. Pero kung hindi, okay lang. Okay lang. Masaya ka para sa kanila. Nasalba ko yung sarili ko. Kung hindi ko ma-bid yun na mataasan, nasalba ko sila kasi gusto nila yun eh. Uh-oh. Masaya sila. Masaya na rin ako ng galol, di ba? Masaya akong masaya ka. Oo. Kasi may nasalba ako lang kasi. Yun nga, sa kahit na anong gawin mo, hindi, wag mo lagyan ng, wag mo, sa mga nanonood at nakikinig, no, kung may bibigay akong value sa inyo ngayong araw. Wag nilang unahin yung ano, yung kakasama ng loob. Oh. Wag mong iisipin yung, kahit ano, wag mo papasok. Basta sasama loob mo, wag mo nang iproseso. Mas madali, wag mo ipasok sa itisip mo yung sama ng loob na word. Hindi naman kailangan yun. Diba? Totoo. Wag mo isipin yung sama ng loob. Masama loob ko sa'yo. Wag mo nang sabihin masama yun. Masama loob ko sa'yo. Masama loob sa'yo ni ano. Masama loob sa'yo. Masama loob mo sa'kin. Diba? In-entertain mo ng in-entertain. Pinasa mo ng pinasa eh. Sobrang negative dong word na mas masama. I mean, okay lang na ina-acknowledge mo yung mga ano. Pero sabi ko nga, nakarating ako sa something na hindi ko in-entertain yun eh. Oh. Hindi ako dinala nun dun eh. Ang nagdala sa akin dun, positivity, creativity, tsaka diskarte. In-enjoy kayo, yun, kung paano kayo maniniwala sa inyo yun, pero kung makikinig kayo sa akin, yun yung dinaanan ko. Maging masaya ka lang sa lahat. Maging masaya ka para sa iba. Para sa lahat. Tapos diba huwag ka magko-compare kasi thief of happiness yun eh. Kinumpara mo, mas maganda, mas mahal yung vintage cup niya. Oh. Wala na. Pati sa music. Hindi mo na na-appreciate yung sobrang grabbing diskarte mo para mabili mo yung vintage cup mo. Pero dahil kinumpara mo sa vintage cup ng ibang tao, wala na. Nawala na yung worth yung, yung happiness mo talaga. Yung genuine na meron ka. Yung ano, yung parang, ano ba tawag dito? 5, 4, 3. Hindi, yung ano parang,
halaga nung bagay. Yung value na yun, ng bagay na yun, hindi mo nakikita. Wala na, hindi mo na makikita. Same! Kung may girlfriend ka, pahalaga mo. Eh kung tingin ka ng tingin na magaganda sa Instagram, di ba, makukompare mo yung puwet niya sa puwet nung tinitignan mo. Yung labi niya sa... Di ba, gets niyo ba ako? Guilty ako din, guilty ako. And, hindi, I mean... Hindi, yun yung tol. Bilang tao kasi yun talaga eh. Minsan, hindi na ako magra-rap kasi wala akong hindi, wala akong mic na katulad ng mic ni Skastakli. Kasi maganda naman yung sa akin. Pero yung sa kanila pinapakinggan. Oo. O kaya i-compare mo naman dahil mas mababa yung equipment na ginamit nila pero mas maraming views. I-compare mo, hindi yun ganun kaya, tol. Kaya ganyan lang yan kasi maganda yung ano, appreciate. Oo, oh, wag ka diba? Magsabi ng masama. Oo, wag yung masaya ka sa alo. Sa... Uy, may nakikinig sa kanila gamit ito, ang galing nila. Solid, yun, pwede no? Naman ganun eh. Gawin mag-inspiration. Oo. Yeah? Di kaya ko pa higit kasi mas higit yung meron ako. Parang ganun. Dahil ganito gamit nila. Ay, magaganito din ako. Marami na tayong sinasabi. Shout out muna tayo. Sige. Ano? Basta tama na kayo. Yun na yun. Antayin nyo si Yuri Dope. Word of the day. I-tweet nyo rin kami sa Twitter. Tama. Grabe. Tama na kayo. Kayo na yung tama. Ang hirap mag-explain ako. Mag-alas 12 na tol. Kailangan na natin mag-shoutouts. Guys, sige. Dito sa episode ng Dog Brock TV, nag-shoutout kami. Para ma-shoutout kayo, mag-comment kayo sa video na to para sa next episode ma-shoutout kayo. Ang kailangan nyo i-comment ay name, location, hashtag Dog Brock TV, hashtag Dog Brock Radio. Okay? Name, location, hashtag Dogbrok TV, hashtag Dogbrok Radio. Yung hashtag yung tinitignan namin. So, halimbawa, Dogbrok, yeah. Quezon City, hashtag Dogbrok TV, hashtag Dogbrok Radio. Masa-shoutout kayo. Alright? Lahat na nag-hashtag, ito yun. Pa-shoutout, Kuya Dog, lagi ako nakaabang. Carl Lester Flor ng QC sa Maligaya. Shoutout sa'yo, tol. Ronel Durias and Mercy Audencia ng Rojas City Capiz. Shoutout sa mga taga-Capiz. Galing dyan si, sino pinakagusto mo 727 Click? Isa sa pinakagusto mo? Si Lexus, tsaka si Illicit. Oh, si Illicit, galing Rojas City, Capiz. Shoutouts, Kuya Dog, sa susunod na local na uupo sa hot seat, Kenji, repin from 4104 Kawit, Cavite. Kenji, hey, shoutout sa'yo. Steven Gendrano, plane of the Lane merch, Kankalu, galing Kaloocan to. Kaloocan yun. Dave Suwan Gaspar, 4 sa East, Malabon City, Malabon Tags. Shoutouts din sa Harin Tagaban, Western Bikutan, Taguig City, more power, Padayon. Shoutout sa'yo, tol. Jansen Navara ng Pretil Tondo. Shoutout, kuya, pati na rin sa girlfriend ko na si Justin Feliciano. Jansen Navara at Justin Feliciano, sana huwag kayo maghiwalay. Kasi forever na tong podcast na to. Oh. Shoutout ko kayo pag kayo naghiwalay. Nako, pabalikan to ng ex mo. Sige ka. O kaya, next girlfriend mo, ipapakita to. Huwag kayo maghiwalay. Magmahal lang kayo, ha? Tama. Love. J-Lord Ismael ng bagong baryo Caloocan South. Shoutouts kay Ramon ng Gagalangin Tondo. Sana sa buong Gagalangin, isa lang yung Ramon. Hindi niya nilagay yung buong pangalan niya. Mahirap yata. Yun, ah. Shoutouts sa lahat ng Ramon sa Gagalangin Tondo. Instant. Shoutouts din sa Drift Clothing from Mandaluyong. Oy, shoutouts sa mga taga-Manda. Batang Manda, di ka naman. Garot X, repin DNZ Collective from Valenzuela City. Shoutouts sa inyo. At sa lahat ng ito ay isa shoutouts. At sa lahat, isa-shoutouts na ng kapatid natin na si Yuri Dope. Tol, salamat talaga sa time mo. Sobrang na-appreciate talaga kita. Anytime. Promise. Balik ka kaya bukas. Kaya tayo ulit, no? Hindi, tol. Grabe, magto-2 hours na rin. Oo, sobra. Sobrang dami kong ginawa ngayong araw. Kaya kita chinachat. Sabihin mo ako sa oras kasi, tol, may mga sinisingit akong trabaho. Oo. Diba? Kasi may meetings ka rin, eh. Safe lang. O, ito, mga isa-shoutouts. Pabati daw, ano, yan. Game, do it. Umpisa, ano? Basahin mo lang. Pabati, kuya. Advance happy birthday kay Floro Marapia. Sobrang idol ka niya. Shoutout, Kuya Dog. All about basketball, clothing, Bacoor, Cavite. Yon, galingan nyo lang lagi. Kay Jomari Tabios. Teka lang. Pag golf yung sport ko, tapos bibili ako all about basketball, pwede ba yun? Ay, banwa, ano, tawag dito? Ano ba tawag doon? Banwagon. Lumilipat ka ng sport? Oo. Ayaw na ni Yuri sumagot. O, sige na, shoutout mo na yan. Naano na ako, mental block. Jomari Tabios ng Makati City. Shoutout. Kaya Mactown. Sneakers Crab, Mabalacad, Pampanga. Let's go. Oy, nasa Mabalacad, Pampanga kami. April 4, let's go! Nga pala, no? 10-9-6! Nandyan kami.
Classic Streets, Dubai, United Arab Emirates. Uy, yun, ingat kayo, mga kababayan dyan. Mag-ingat kayo lagi. Kabayan sa Dubai, let's go! Yeah. Salamat sa pakikinig. Mag-shades. Bakit mag-shades? Mabuhangan dun eh. Kala ko maaraw. Pa-shoutout Kuya Dog, Pasig. Lance Bautista. Shoutout kay Lance Bautista ng Pasig. Dave Suwan Gaspar, Malabon City. Oh. Tsaka, ito pa. Ezekiel Sistual ng Muntinlupa City. Uy. Kababayan. Kababayan. Bali, nagkikita na yata tayo. Di mo lang ako tinititigan. Pa-shout po, Kuya Dog, from Busuanga, Palawan. Si Uy, Busuanga na yan. Layo niyan, tol. Malapit na yan sa ano. Manghula tayong pangalan. Frederick. Walang pangalan. Walang pangalan. Pa-shout lang. Oh, sige. Shout. Name. Shoutout sa mga taga-Palawan, Busuanga, Palawan. Gio Ong, yeah, Palawan. Solid yan, man. Gio. Kita tayo, Gio, pag Manila ka, alam mo na. Shoutout kay Jezreel Mendoza ng Pangasinan. Yun, mag-ingat kayo palagi. Kay Maureen Marce, Subic, Zambales. Angelica Jacobe, Quiapo, Manila. Bandang yung mga simbahan natin dyan. Let's go. Jomer Silvestre Lim ng Tondo at Wayne Carter ng Tondo din yun. Mag-ingat kayo palagi. Salamat sa mga nanood. Shoutout sa inyo. Salamat sa inyong lahat na nanood. Paano ma-shoutouts? Kailangan nyo lang mag-comment ng name, location, hashtag DogBrokTV, hashtag DogBrokRadio. Huwag kayong mag-comment sa chat box. Mag-comment kayo sa comment section sa baba ng video na to. Uh-huh. Lahat ng detalye about dito kay Yuri Dope nasa description sa baba. Paano magpadala ng merch, everything about me nasa description sa baba. Yeah. Tol, promote mo socials mo. Sa kanila mapapanood, sa kanila mapapakinggan. Sa IG, Yuri the Dope. Sa Facebook, Elvin Santos. Meron din ako page, Yuri Dope, walang space nila. Ganda ng space, di ko alam bakit. Tapos sa YouTube, Yuri Dope TV. Supportahan nyo. X-Battalion, PDL, The Honcho, Brand for 1990X, Cashing Out, Drip, OOTD. Ano pa ba? Nakalimutan pa ba ako? Karmas Bomb, lalabas pala. Ano? Karmas Bomb. Karmas Bomb? Oo. Kami din sa XB din yun. Alright. So, diba lahat ng nasa XB may brands? Supportahan nyo. Dopes. Paborito kong damit. Oo. Shoutout sino pa? Dog Brock TV. Let's go! EMP, Midas. Yeah. Tapos, Muntinlupa Locals yun. Supportahan nyo lahat ng clothing, lahat ng... Yeah. Gusto ko lang din i-shoutout syempre 1096 Gang. Yeah. Shoutout sa TMP Creatives, TMP Media Group, kay Toxin, kay March, kay Melvin, kay Kiwi, kay Vince Greg. Shoutouts kay Steel One. Shoutouts kay Iard Ignacio Cavite. Shoutout sa nanay ko, shoutout sa aso ko kay Dubi, shoutouts kay Wabwab. Sino pa ba? Kasi lagi ako nagsishoutouts pero yung pamilya ko, sa mga kapatid ko, sa mga kuya ko, sa ate ko. Saan din mga kabagala ko, pati mga kapitbahay ko. Kaya yeah. Magtampo na, kasama na kayo dun. Mahal namin ngayon lahat. Syempre. And sa inyo, sa Cyber Gang, sa lahat ng sumusuporta sa DogBrok TV sa channel, mapa sa Spotify, mapa sa YouTube, sa Facebook, lahat na nakalike, nakasubscribe, nakafollow, sobrang importante kayo sa akin. Sobrang thankful ako na kasama niyo ako sa journey na to, na ina-explore ko lang din yung buhay. 'Di ba? Wala. Hindi ko 'to trabaho. Pero para 'tong trabaho sa akin, tinatrato ko 'to bilang trabaho. Pero sa lahat ng 'to, natututo ako tsaka nag-enjoy. At kasama ko kayo sa biyahe kaya thankful ako. Habol pala ako, Relix Blast 'yung mo pala. Business ng misis ko. Yes, ay Relix Blast. Shoutouts kay Daryl, kay Zainab sa buong XB. Yeah. Suportahan natin local na music. Sa lahat ng taong sumusuporta sa local, maraming salamat sa inyo. And yeah, this has been Dog Bro. Kasama ko si Yuri Dope. Maraming salamat sa mga... This is your favorite podcast, your Sunday habit. This is Dog Bro Radio. This is Dog Bro. And this is Dog Bro Radio. And this is Dog Bro. And this is Dog Bro Radio. Let's go! God bless. Hey. Salamat, tol. Solid mo. Yo, what up, cyberspace? This is Yuri Dope. And you're watching. And you're watching. And you're watching. You are watching. And you're watching. And you're watching. You're watching. You're watching. And you are watching. You're watching. And you're watching. And you're watching. You're watching. And you're watching. And you're watching Dog Brock TV.